Sa buong buhay ba natin ay naranasan na nating maiwan? Mabigo? Lukohin at mabilis na palitan ng kasintahan o ibang mga mahal natin sa buhay? Mahirap mang tanggapin ngunit wala na tayong magagawa kapag tadhana nang nagdesisyon para sa atin. Mula pagkabata hindi naranasan ni Anastasia ang tunay na pagmamahal ng kanyang mga magulang. Bakit nga ba hindi? Dahil hindi niya ito tunay na mga magulang. Siya ay 3 buwan pa lamang nang iwan siya ng mga magulang sa harap ng isang malaking tahanan. Flashback. Teka, Leia, sigurado na ba tayo sa gagawin natin? Alam mong malaking kasalanan ito sa Diyos. We can't just throw away our daughter. Sigaw ni Oscar, ang ama ng sanggol. Sandaling tinitigan ni Leia ang anak niya at hindi niya napigilang maluha rito. 9 buwan niya itong daladala at ngayong napanganak na ito, ay ilalayo naman siya sa kanya. We have no choice, Oscar. My mom shouldn't find out everything about us and our daughter. Tatapusin niyang buhay nating dalawa. At maging ang anak natin, kilala mong mom ko. She wouldn't hesitate to kill us. Natatakot na sigaw ni Leia. Bumuntong hininga ito at saka tumitig sa kasintahan at sa anak. Nawa'y lumaki siyang may mabuting puso, kagaya mo. At mahalin siya ng mga taong tatanggap sa kanya. We love you, Anastasia Monteferrer. And mom and dad are both sorry for you. Ani nito at nilapag ang anak sa harap ng malaking tahanan. Ilang oras ang nakalipas nang marinig ng mag-asawang Jopet at Celine nang umiiyak sa labas ng gate. Agad nila itong nilabas at doon nila nakita ang sanggol. What the? It's really a baby. Hating gabi, bakit narito ito? Alisin yan! Hindi makatulog ang asawa ko. Sigaw ni Jopet at akmang susunod na mga bantay ngunit pinigilan siya ng asawa. What are you doing, Jopet? That's a baby. Hindi mo pwedeng gawin yan sa isang sanggol. You know what? Let's adopt the child. Nakangiting ani ni Celine. Wala nang nagawa ang asawa dahil sa pangarap nilang magkaroon ng pangalawang anak. End of flashback. Oh, anong tinutunga-tunganga mo dyan? Kumilos ka na, puro katunganga eh. Sigaw ni Karen, ang kanyang kapatid na hindi naman niya tunay na kapatid. Sandali lang, tatapusin ko lang yung school task ko. Agad na sagot ni Anastasia, nung mapansin niyang tulala pala siya. Anong sandali? Tumayo ka na dyan! Sigaw pa nitong muli na tila ayaw siyang tantanan. Hindi talaga siya gusto nito, sapagkat malaki ang inggit sa kanya. Hindi rin naman mapipilit ni Anastasia na magustuhan siya ng kanyang kapatid na si Rhea. Ngunit wala naman siyang ibang hiling kung hindi ang tanggapin siya nito. Ate, sandali lang naman. Ipapasa ko na kasi tumamaya eh. Baka pag hindi ko to natapos, hindi na natuloy ni Anastasia ang sasabihin ng sampalin siya ni Rhea. Talagang hindi tatahimik yung bunganga mo eh, no? Bingi ka ba? O hindi ka lang talaga makaintindi? Paulit-ulit eh. Galit na sigaw ni Rhea. Hindi na nakasagot si Anastasia dahil tila nabingi siya sa lakas ng sampal. Hindi maipaliwanag ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nagkataon naman dumating ang daddy nilang si Oscar. Are you fighting each other? Maotoridad na singit ni Oscar sa usapan. Nagkatingin na ng dalawa. Ang isa'y naiiyak at ang isa'y pilit pinagdidilatan ng mata ang kapatid upang huwag magsabi ng katotohanan. Agad na tumayo si Anastasia at tiningnan muna si Rhea bago bumaling ang tingin sa ama. No, Daddy. Everything's okay. We were just playing. Right, Anna? Mabilis na sagot ni Rhea. Wala nang nagawa si Anastasia kundi ang sang-ayuna na lamang si Rhea. Yes, Papa. Okay lang kami. Ani ni Anastasia at pilit na ngumiti. Great. Go and do your task. Do you have classes today? Tanong ni Oscar at inilapag sa table ang salamin nito. Meron po ako mamaya, Papa. And si Rhea naman po. Hindi na natuloy ni Anastasia ang sasabihin ng sumagot ang kapatid. Yes, Dad. And I need 5,000 today para sa campus organization namin. And additional 3K for school project. Hani ni Rhea na ipinagtaka ni Anastasia. Ngunit bago pa man magsalita si Anastasia ay nagsalita na si Oscar. Okay, then talk to Yaya Isabel. She was assigned sa budget mo. Make sure to use it wisely. Hani nito at umalis nang walang pasabi. Ate Rhea, we are in the same campus and same organization. What are you talking about sa org natin? Nagtatakang tanong ni Anastasia.
Sa kabilang banday, sumama ang tingin ng ate niya sa kanya. Can you just shut up? I mean, manahimik ka na lang. May lakad kami ng friends ko mamaya at hindi ako papasok. Subukan mo magsabi kay daddy at malilintikan ka sa akin. Lalo na pag pinaalam mo kay mami ang kalampahan mo. Rhea said and quickly walk away. Hindi na siya nagsalita dahil ayaw niyang gulpihin siya ni Mommy Clara, ang new mom nila mula nang pumanaw si Celine dahil sa breast cancer. Everything was okay back then. Ngunit mula nang mangyaring hindi inaasahan, hindi na naging maganda ang ihip ng hangin. Sumapit na ang alauna ng hapon dahil tapos na rin sa gawaing bahay si Anastasia ay agad na siyang nag-asikaso ng mga kakailanganin niya para mamaya pagpasok. Inihanda na niyang mga school task niya. Ang susuotin niya at agad na rin siyang naligo. Makalipas ang isang oras ay tapos na siya sa pag-aasikaso. All done. Nakangiting bulong ni Anastasia habang nakatitig sa salamin. Okay, Monday. Be very good to me. Dagdag pa nitong muli. Maaga niyang sinimulang lakarin ang daan papuntang paaralan sapagkat marami siyang magandang natatanaw. May kotse naman na maaaring maghatid sa kanya. But she would automatically refuse. Nakarating na sa campus si Anastasia. Nagtataka dahil unti na lamang ang tao na pumapasok. Paghawak niya sa cellphone niya ay napabalik ko siya dito. 2:45 na? 2:30 ang pasok ko! Sigaw ni Anastasia na sa pagmamadali ay nahulog niya ang isa sa mga school tasks niya saka mabilis na inakyat ang 5th floor ng Annex Building. Isang lalaki, matipuno, maraming nagkakagusto. Isang basketball player at matalinong tao subalit ubod ng suplado ang nakadampot sa gawa ni Anastasia. Tinitigan niya ito dahil sa pink na pink ang notebook ng dalaga. Lihim siyang napangiti nang makitang may heart design ng bawat gilid nito. For him, he really finds it cute. Bro, is that you? Pagkumpirma ng lalaking papalapit, si Andres, kasamang girlfriend nitong ubod ng dikit sa kanya. Andres, yeah, it's me, Jade. Maikling sagot ng binata na hindi man lang tumingin sa girlfriend nito dahil sa alam niyang kikindatan na naman siya nito. Ngunit biglang may pumasok na kalokohan sa isip ni Jade, kaya sinasadyang tiningnan niya ang girlfriend ni Andres. Hindi nga siya nagkamali, kinindatan siya nito at nakakagat labi pa na parabang nangaakit. Bago umalis si Jade ay akmang yayakap siya kay Andres upang bumulong. Bro, tell your very loyal girlfriend to stop winking at me while biting her own lips. Ani nito't umalis nang tumatawa. Hindi na niya nilingon ang nangyayari dahil rinig naman ang sigawan nito, lalo na ang girlfriend na lubhang nagpapaliwanag. Girls, girls, girls. Bulong ni Andres at bumaling naman ang tingin sa notebook. Cute, but the owner is careless. Masungit na ani nito. Break time na at naisipan ni Anastasia na muling i-check ang mga gawa niya. Napatayo siya nang makitang wala roon ang notebook niya. Lalo't next subject niya ito. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na bumaba para balikan ang mga nadaanan niya kanina. Nakalipas ng 20 minutes na paghahanap, 10 minutes na lamang ay second subject niya na. Hindi niya mapigilang malumbay sa nangyari dahil bukod sa major subject ito, mahalagang ipapasa rin ito para sa finals niya. Fourth year college na siya at finals na nila. Ilang buwan na lamang ay gagraduate na siya. Nakarating siya sa isang pawang tambayan ngunit wala namang tao maliban sa lalaking nakatambay rito. Si Jade. Hindi niya ito pinansin at naglakad-lakad lang sa area na yon. Nagbabaka sakaling nandun ang notebook niya. Narating na niya ang dulo ngunit wala naman siyang nakita. I can't find it. Malungkot na bulong nito at nagdesisyon na lamang na bumalik na. Pagharap ng dalaga ay nasa harap na niya si Jade. Looking for something? Tanong ni Jade. Alam niyang itong may-ari dahil sa likod ng notebook ay may litrato ito ni Anastasia. Hey, yeah, my notebook. I think I dropped it somewhere habang nagmamadali kanina. Do you perhaps sew anything? Pink siya and hindi ganun kalaki. May design na... Di natapos ang sasabihin nito. Too talkative, yeah. Pinakita ni Jade ang notebook at ang pag-aalalang ekspresyon ni Anastasia ay napalitan ng excitement at tuwa. Thank you! Nagmamadali na talaga ako. Akmang kukunin na ni Anastasia ang notebook nang ilihis ito ng direksyon ni Jade. Dahil nga sa naturingang bad boy ito, hindi talaga maganda ang pakikitungo niya sa kahit na sino. Hey, please, 5 minutes na lang. Nandun na ang prop ko. Plus, nasa 5th floor ako. Keep it back to me. Pakikiusap ni Anastasia. Ngunit hindi rito natinag si Jade.
3 minuto nang nakalipas, 2 minutes para sa pag-akyat ng 5th floor. Okay, I'll give it back. Are you crying? Let me see. So I can laugh. Mapil yung sagot ng binata, saka iniabot ang notebook. Alam mo, bastos ka. Walang tatanggap sa'yo dahil sa ugali mong yan, jerk! Sigaw ni Anastasia at mabilisang tumakbo dahil nga sa wala na siyang oras. Luckily nakarating siya bago pa makarating ang professor niya. Sa kabilang banday na iwan si Jade na tila hindi natuwa sa sinabi ng dalaga. Sa isip-isip niya, gagantihan niya ito. Gabi na, uwian na nila Jade. Grabe-grabe talagang uwian kapag college. Kulang na lamang ay sa campus na matulog. Habang naglalakad pa pauwi ay may pilit na bumubusina kay Anastasia. Sa takot ay muli na naman siyang tumakbo hanggang marating niya ang bahay nila na tahimik. Hindi gaya dati na tuwing dumarating sa paaralan ay ubod ng saya ang malaking tahanan. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Mami Clara nila. Ma'am, kasi po... Do not call me ma'am. I really hate your presence. Sigaw nito na hindi na pinatapos ang sasabihin ni Anastasia. Nagulat si Anastasia sa bigla ang pagsigaw ni Mami Clara. Pakiramdam niya'y tila binagsakan siya ng malamig na tubig. Ngunit sa kabila ng sakit, pinilit niyang magtimpi. Mami Clara, I just... Shut up! Muli nitong sigaw, sabay tulak sa pintuan na halos magpaigtad kay Anastasia. Hindi ko na alam kung bakit ka pa bumalik. You are nothing but trouble. Anastasia, puro parwisyong dala mo. Pero Mami Clara, hindi ko naman po sinasadya. Sinasadya o hindi, wala akong pakialam. Tumaas palalo ang boses ni Mami Clara. Halos namumula na sa galit. You're just like your father. Weak, selfish, and a disgrace. Napuno na si Anastasia. Hindi niya na kayang palampasin ang mga masasakit na salita. At least, I'm trying. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Bukod sa pagpatol sa akin. May halong panggagalaiti ang boses ni Anastasia. Nang marinig ito ni Mami Clara, hindi na niya napigilan ang sarili. Nilapitan niya si Anastasia at, sa isang iglap, hinatak ito papunta sa banyo. I'll show you what real punishment is. Sabi nito habang hinihila si Anastasia papunta sa inodoro. Pumalag si Anastasia pero masyadong malakas si Mami Clara. Pagdating sa banyo, pilit niyang itinutulak ang ulo ng dalaga papunta sa inodoro. Itong bagay sa'yo! Dito ka nababagay! Pero sa halip na magpatalo, lumaban si Anastasia. Nagpumigla siya at sa isang iglap mabilis na galaw, nagawa niyang itulak si Mami Clara palayo. Parehong naghahabol ng hininga ang dalawa, pero hindi pa tapos ang laban. Tumayo si Anastasia, tumingin ng matalim kay Mami Clara, at sumigaw. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Hindi mo na ako alipin. Nagsimula ang matinding palitan ng sigawan at insulto. Halos magkandahilo na sila sa galit. Parehong hindi nagpaawat. At sa kabila ng kanilang pinagdaanan, nauwi ang lahat sa mas matinding sagupaan, mga salita, pananakit at paglaban para sa kanilang karapatan. Sa huli, pareho silang bumagsak sa sahig, pagod at humihingal. Pero alam nilang kahit na ano pang mangyari, hindi na babalik ang kanilang relasyon sa dati. Napuno na ng galit at sama ng loob ang bawat isa. At tila wala nang puwang kapatawaran. Pagod at humihingal. Nagbangon si Mami Clara mula sa sahig. Matindi ang galit na nag-aalab sa kanyang mga mata habang tinititigan si Anastasia. Nanooy nagsisimula ng tumayo. Huwag na huwag mong subukang magsumbong sa tatay mo. Banta ni Mami Clara habang palapit kay Anastasia. Ang bawat hakbang ay puno ng poot. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin para lang protektahan ang sarili ko. Isa kang walang kwenta ang anak. At hindi mo ko kayang pabagsakin. Lumapit pa si Mami Clara. Halos magkalapit na ang kanilang mga muka. Akala mo ba ipapaniwalaan ka? You're just a spoiled brat. Pag nalaman ng tatay mo, ako pa ang kakampihan niya. Hindi ka niya bibigyan ng halaga. Katulad ng pagtrato niya sa nanay mo. Kumuyom ang mga kamao ni Anastasia. Nanginginig sa galit at sama ng loob. Hindi mo na ako matatakot, Mami Clara. Hindi na ako bata na kayang diktahan. Kung akala mo na kaya mo pa akong kontrolin, nagkakamali ka. Magsusumbong ako kung kailangan. At oras na malaman niya lahat ng ginawa mo, makikita mo kung sino talagang wala nang halaga sa kanya. Subukan mo! Sabi ni Mami Clara, ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta.
Pag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. At baka hindi na makita ng tatay mo ang kanyang mahal na anak na buo pa ang pagkatao. Matapos sabihin ito, tumalikod si Mami Clara at lumabas ng banyo. Iniwan si Anastasia na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na unti-unting nagiging determinasyon. Habang nag-iisa si Anastasia sa banyo, alam niyang hindi niya pwedeng ipagwalang bahala ang banta ni Mami Clara. Ngunit sa kabila ng takot, ang mas matimbang ay ang kagustuhang ipaglaban ng sarili at mailantad ang totoo. Isang linggo nang nakakalipas, hindi pa rin niya nakalimutan ang pagbabanta sa kanya ng ina-inahan niya, gayon din ang kasamaan ng ate niya sa kanya. Habang naglalakad papuntang palengke ay may nakita siyang babaeng nahulog ang mga daladala nitong gamit. Hindi na siya nagdalawang isip pa lalapitan ito at tulungan. Oh my, such a beautiful soul you are! Pagpuri sa kanya nito nang matapos na ang pagpulot. Napangiti si Anastasia sa sinabi ng babae. Thank you po, wala pong anuman. Sagot niya habang inaayos ang mga gamit ng babae. Ang bait mo naman, iha. Maraming salamat talaga. Sagot ng babae na ngayon ay nakangiti rin sa kanya. Bihira ng mga kabataan ngayon na handang tumulong ng walang kapalit. It's nothing po. I was just passing by, sabi ni Anastasia. Pilit tinatago ang lungkot sa likod ng kanyang ngiti. Anak, parang malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Biglang tanong ng babae na parang nabasa ang kanyang iniisip. Nagulat si Anastasia sa tanong, pero naramdaman niya ang kabutihan at malasakit ng babae. Medyo po. Sagot niya nang hindi masyadong detalyado. Pero kaya ko na po ito. Ganun ba? Sagot ng babae habang sinusuri ang mukha ni Anastasia. Alam mo, minsan ang mga problema mas gumagaan kapag may nakakausap tayo. Kaso sa itsura mo mukhang wala ka pang ina na mapagsasabihan. Hindi napigilan ni Anastasia na maluha ng marinig yon. Wala na po kasi ang nanay ko. Sagot niya, halos pabulong. Nakita ng babae ang pagluha ni Anastasia at biglang nakaramdam ng awa. Oh, I'm so sorry, iha. Hindi ko alam. Humawak siya sa balikat ni Anastasia bilang tanda ng pakikiramay. Kung gusto mo, samahan mo ko. Pupunta rin ako sa palengke. Baka makapag-usap tayo habang namimili. Nag-aalangan man pero dahil sa init ng pakikitungo ng babae, pumayag si Anastasia. Habang magkasabay silang naglalakad papunta sa palengke, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang buhay. Unti-unting nagbukas ng damdamin si Anastasia at naibahagi ang mga pinagdaanan niya sa loob ng isang linggo. Ang galit at takot niya sa kanyang ina-inahan at sa kanyang ate. Alam mo, iha, sabi ng babae habang nagpipili ng gulay. Minsan ang mga tao, lalo ng mga nasa paligid natin, ay magiging mahirap pakisamahan. Pero hindi ibig sabihin no na kailangan mo magpatalo sa kanila. Siguro kailangan mo lang hanapin ang tamang oras at lugar para magpatawad. Kahit sa sarili mo muna. Napaisip si Anastasia sa sinabi ng babae. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, naramdaman niyang parang nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Parang may kausap siya na talagang nagmamalasakit. Parang isang tunay na ina. Nang matapos na silang mamili, pareho silang nakangiti. Thank you po, sabi ni Anastasia habang binabayaran ang mga pinamili. Mas magaan po ang pakiramdam ko ngayon. Ngumiti ang babae at hinaplos ang kanyang buhok. Walang anuman, iha. I'm glad I could help. Kung may kailangan ka pang pag-usapan, nandito lang ako. Huwag kang mahihiyang lapitan ako, ha? Etong numero ko. Naramdaman ni Anastasia na parabang nakahanap siya ng bagong kaibigan. O higit pa. Isang taong maaaring maging parang tunay na ina sa kanya. Nagpaalam silang magaan ang loob, na parang magnanay na matagal nang magkakilala. Ang tagal mo naman mamili? Sino bang kalandian mo't ang tagal mo? Bungad na tanong sa kanya ni Rhea na tila ba hinihintay ang pinamili nito para makakain na. Nang marinig ni Anastasia ang tanong ni Rhea na palalim ang kanyang hininga, alam niyang wala namang magandang maidudulot ang pagtugon sa galit ng kanyang ate. Pero hindi niya maiwasang masaktan sa walang patid na pang-aasar nito. Wala akong kalandian, ate. Nagtagal lang ako kasi may tinulungan akong tao sa daan. Mahinahong sagot ni Anastasia, pilit pinipigilan ang sariling magalit. Tinulungan? Wow, ang bait-bait mo naman. Pangungut siya ni Rhea habang kinukuha ang mga pinamili ni Anastasia mula sa bag. Baka naman nagpapanggap ka lang para magmukhang mabait sa harap ng iba.
Akala mo ba maluloko mo kami? Hindi pa rin umimik si Anastasia. Pinili niyang manahimik kahit naramdam niyang pag-iinit ng kanyang kalooban. Ayaw niyang patulan ang kapatid. Lalo na't alam niyang madadagdag lang ito sa gulo. Eh bakit nga ang tagal mo? Napagod na kami kakahintay? Tuloy pa rin si Rhea na ngayon ay mas matalim na ang tingin sa kanya. Huwag kang magpakabait-baitan, Anastasia. Alam ko naman na gusto mo lang na maging pabida. Sa kabila ng pangungutya na natiling kalmado si Anastasia. Ate, hindi ko naman intensyong magpatagal. Saka hindi ko na kailangan magpabida, lalo na sa'yo. Kung gusto mong kumain, nandyan ang pinamili ko. Basta gusto ko lang makatulong. Basta ka dyan. Biglang hinagis ni Rhea ang isang piraso ng gulay na tumama sa sahig. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Banal na santa? Napayuko si Anastasia. Pilit na pinapakalma ang sarili sa kabila ng pang-uusig ni Rhea. Pinipilit niyang hindi magalit. Alam niyang sa ganitong paraan lamang mapapanatili ang kanyang dignidad. Ate, wala akong gustong patunayan. Kung galit ka, ayos lang, pero hindi ako makakipagtalo. Sabi ni Anastasia nang may kahinahunan. Kung may problema ka sa akin, sana sabihin mo na lang ng maayos. Hindi ko gustong sumama ang loob mo. Napatingin si Rhea sa kanyang kapatid. Tila nagulat sa hindi inaasahang tugon. Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon, pero hindi pa rin ito tuluyang nagbago. Bahala ka nga sa buhay mo. Bulong ni Rhea bago ito nagpatuloy sa paghahanda ng pagkain. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, alam niyang may mga bagay na dapat niyang pag-isipan. Hindi inaasahan ni Rhea na sa kabila ng lahat mananatiling kalmado si Anastasia. Isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa kanyang kapatid. Tahimik na lang si Anastasia. Umaasang isang araw, makakahanap din sila ng pagkakaintindihan. Sa ngayon, pinili niyang intindihin ang kanyang kapatid kahit na gaano kasakit ang mga binitiwang salita nito. Natapos na itong magluto at nasa hapagkainan na sila, kasama ang haligi ng tahanan na si Oscar. Dad, I have to go and attend party tonight. I really need my card. Biglang sabi ni Rhea. Napatingin si Oscar kay Rhea habang kumakain. Party? On a weeknight? Tanong nito. Medyo kunot ang noo. Are you sure about that, Rhea? You know you have responsibilities tomorrow. Tumango si Rhea, sabik na makuha ang kanyang card. Yes, Dad. It's important. It's a friend's birthday. And everyone will be there. Please, I won't be late. Tahimik lang na nagmamasid si Anastasia. Pilit na iniwasang magkomento. Alam niyang may posibilidad na magka-problema kapag pumasok siya sa usapan. Nag-isip si Oscar. Halatang nag-aalinlangan. Fine. Pero may isang kondisyon. Sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Biglang lumiwanag ang mukha ni Rhea. Ngunit agad na napawi ang ngiti nito nang marinig ang susunod na sinabi ng kanilang ama. Isasama mo si Anastasia. Matigas na sabi ni Oscar. She's been home too much lately. And I think it's good for her to socialize. She can go with you. Wait, what? Nagulat na sagot ni Rhea. Agad na tumaas ang boses. Dad, seriously? Bakit ko naman isasama yan? She'll just ruin everything. Napatingin si Anastasia kay Rhea. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na magiging bahagi siya ng usapan. Lalo na't alam niyang hindi gusto ni Rhea na kasama siya. Rhea, stop being dramatic. Sabi ni Oscar. Ang boses ay puno ng otoridad. If you want the cart, you'll take Anastasia with you. Otherwise, you're not going anywhere tonight. Ano ba, Dad? It's a party. She doesn't even know my friends. And she'll just embarrass me. Patuloy na reklamo ni Rhea. Natila ba hindi pa rin tanggap ang desisyon ng kanyang ama? Bago pa man lumala ang alitan, sumingit si Mami Clara. Nagbabait-baitan na tila gustong ipakita ang kanyang malasakit sa kanilang lahat. Rhea, honey, don't make a scene. Sabi niya. Ang tono ay kalmado at puno ng pagpapanggap. It's not a big deal to bring Anastasia with you. In fact, it might be good for both of you to spend time together. Napatingin si Rhea kay Mami Clara. Umaasang kakampihan siya nito, pero halatang pinipilit lang ng inainahan ang pakikitungo sa kanya. Alam niyang wala na siyang magagawa, lalo pat si Oscar na mismo ang nagdesisyon. Napabuntong hininga si Rhea. Halatang iritado pero alam niyang wala na siyang choice. Fine, she can come.
sagot niya sa wakas, pilit na pinipigil ang galit. But if anything goes wrong, it's on her. Tahimik lang si Anastasia, pilit na nagtimpe kahit naramdam niyang bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng lahat, alam niyang wala siyang magagawa kundi sumunod. Alam niyang hindi magiging madali ang gabi niyon, pero pinili niyang manatiling kalmado, tulad ng nakasanayan niya. Nang matapos ang usapan, nagpatuloy na sila sa kanilang pagkain, ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Sa kabila ng kanilang mga ngiti, alam ni Anastasia na may mas malalim na problema ang kailangan nilang harapin bilang isang pamilya. Naghanda na ng susuotin si Anastasia. Simple lamang ang pananamit nito at ayaw niya ng mga revealing na damit. Nang makarating sa party ay kinausap ni Rhea si Anastasia. Nakangiti lang si Anastasia pero may tensyon na sa kanyang boses. Rhea, hindi ko naman gusto na makaalam sa'yo. Pero kung maglalasing ka, baka magalit si Mama pag nalaman niyang ganito ka. Tumaas ang kilay ni Rhea at tiningnan si Anastasia nang may puot. Kasi naman, ang pakialam mo, gusto ko lang mag-enjoy. Hindi mo naman kailangan pang makialam. Nakita ni Anastasia ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ate. Pero tinanggap niya ito sa isang malalim na buntong hininga. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Ang mga aksidente sa alak, hindi lang ito basta-basta. Alam mo, hindi mo nang iintindihan ang pakiramdam ko. Sagot ni Rhea. Ang galit ay nag-iigting sa kanyang tinig. Pilit mo kung pinipigilan sa kahit anong gustuhin ko. Sana naman kung ayaw mong magkasama tayo dito. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Dahil sa tensyon na karamdam ng kaba si Anastasia, ngunit nagpa siya siyang manatili at hindi magpatalo sa galit. Sige, kung yun ang gusto mo. Pero sana mag-isip ka muna bago ka magdesisyon. Gusto ko lang ang mabuti para sa'yo. At nang hindi na makuha ang gusto niyang mangyari, naglakad si Anastasia palayo. Iniwan ang kapatid na nagmamasid sa kanyang pag-alis. Sa kabila ng mga salitang yun, umaasa si Anastasia na kahit papaano'y mag-iisip si Rhea tungkol sa kanyang mga sinabi. Alas 11 na ng gabi, hindi pa rin tapos sa pag-inom si Rhea at inaantok na si Anastasia na ang tanging iniinom lang ay ang lemonade. Mayroon siyang kakaibang panlasa at weirdo kaya pinalagyan niya ng strawberry sa ibabaw. Habang umiinom ay may lumapit sa kanyang lalaki. Lasing ito at pilit na dumidikit sa kanya. Ano ba kuya? Napakadikit mo naman. Pagsuway ni Anastasia rito. Huwag ka nang magpakipot. Maikling sagot ng lalaki. Napasimangot si Anastasia at iniwasan ng lalaki. Pero patuloy pa rin itong lumalapit. Pilit siyang dinatabihan at maglalakad na halos magkakasabay sila sa gilid ng mesa. Huwag mo akong pilitin. Ayoko ng gulo. Mariing sabi ni Anastasia habang pilit niyang tinutulak palayo ang lalaki. Pero tila bingi sa kanyang mga salita ang lasing na lalaki at lalo pang ipinilit ang sarili. Ayos lang yan. Chill ka lang. Enjoy lang tayo. Nang sumubok siyang umatras, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang braso ng mas mahigpit. Nagpupumigla si Anastasia, pero hindi ito binitawan ng lalaki. Lalo siyang nagalit at sumigaw. Bitawan mo ko! Ayokong kasama ka! Dahil sa ingay ilang tao sa party ay nagsimulang mag-usyoso. Pero walang naglakas loob na makialam. Naging tensyonado ang sitwasyon habang ang lalaki ay tila nagagalit din sa pagtutol ni Anastasia. Ano ba? Sobrang arte mo naman. Sabi ng chill lang eh. Galit na sigaw ng lalaki. Patuloy pa rin ang pagsasagutan nila nang biglang lumapit si Rhea. Nagtataka si Anastasia kung bakit ngayon lang lumapit ang kapatid. Pero bago pa niya masabi ang nasa isip, sumingit si Rhea sa pagitan nila. Oy! Bitawan mo siya! Huwag kang magpakasira dito. Ayaw ka ng mga tao rito. Kunwaring sigaw ni Rhea na tila nagtatanggol. Nagulat si Anastasia at panandali ang nakaramdam ng ginhawa. Naisip niyang sa wakas ay may kakampi siya. Pero bago pa siya makapagpasalamat, bigla siyang sinampal ni Rhea. Malakas ang tama at naramdaman ni Anastasia ang hapdi sa pisngi niya. Anong kinagawa mo? Gulat na tanong ni Anastasia, hindi makapaniwala sa nangyari. Huwag kang magmamalinis sa harap ko, malamig na sabi ni Rhea. Hindi ko kailangan ng kapatid na paka-Elamera at KJ. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka na. Pero huwag mo akong dadalhin sa mga drama mo. Tulala si Anastasia nang lalamig sa nangyari. Hindi niya inaasahan na magagawa yun ng sariling kapatid. Tahimik siyang umatras. Naglalaban ng galit at sakit sa kanyang damdamin at sa wakas tumalikod siya para umalis. Iniwan si Rhea sa gitna ng party na puno ng alak at galit. Kinabukasan masakit ang ulo na bumangon si Rhea.
Marahil ay sa hangover ito. Nakita niya sa gilid ng table ang soup na may naiwang mensahe. Galing ito kay Anastasia. Hindi siya natuwa rito at itinapon sa basurahan. Nang makita niya si Anastasia ay sinugod niya ito. Nagulat si Anastasia nang makita si Rhea na padabog na papalapit sa kanya. Kasalukuyan siyang nagliligpit ng mga gamit sa kusina nang biglang marinig ang malakas na sigaw ng ate niya. Hoy, sa tingin mo ba nakakatuwa yung ginawa mo? Galit na sigaw ni Rhea habang itinuturo siya. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia. Hindi alam kung anong dahilan ng galit ng kanyang kapatid. Anong ginawa ko? Tanong niya, halatang naguguluhan. Yung sabaw na iniwan mo, ano sa tingin mo, kawawa ako at kailangan ko ng pag-aaruga mo? Pumigil ka nga dyan sa pagiging mabait-baitan mo. Nakakainis na! Galit na sabi ni Rhea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang patuloy na sumisigaw. Napalunok si Anastasia, ramdam ang bigat ng bawat salitang binitiwan ni Rhea. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ate, hindi ko naman ibig sabihin na kawawa ka. Gusto ko lang sanang makatulong kasi alam kong nahihirapan ka dahil sa hangover. Hangover? Hangover lang to, Anastasia? At ano? Tingin mo makakatulong yung sabaw mo? Hindi ko kailangan ng awa mo, okay? Sinalubong ni Rhea ang kanyang kapatid. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Kung hindi mo matanggap na kaya kong alagaan ang sarili ko, mas mabuti pa umalis ka na lang dito. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Napalunok si Anastasia, ramdamang mga luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang magpakatatag, ngunit hindi niya maiwasang masaktan sa mga sinasabi ni Rhea. Ate, mahal kita. Ayoko lang na may mangyari sa'yo. Ngunit sa halip na lumambot, lalo pang nagalit si Rhea. Mahal? Kung mahal mo ko, tigilan mong pakikialam sa buhay ko. Ayoko na ng mga drama mo. Tigil na yan, Anastasia. Hindi na napigilan ni Anastasia ang kanyang luha. Umiyak siya sa harap ng kapatid. Ngunit ni isang bahid ng simpatya ay hindi makita sa mukha ni Rhea. Sa halip tumalikod ito at iniwan siya na parabang wala siyang halaga. Naiwang mag-isa si Anastasia. Umiiyak habang ramdam ang bigat ng sakit na dulot ng paulit-ulit na pagkakawawa sa kamay ng kanyang sariling kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang kailangan manatili siyang matatag, kahit gaano pa kahirap. Araw na naman ng pag-grocery, naihanda na ni Anastasia ang kanyang mga listahan at nagmamadaling umalis. Nang makarating sa supermarket ay inuna niyang puntahan ng area ng mga fresh vegetables. 65 for cabbages? Napakamahal mo naman. Paninermo ni Anastasia sa kaharap na cabbage. Narinig niyang may tumawa sa katabi niya. Nang lingunin niya ito ay walang iba kung hindi ang lalaking kumuha ng notebook niya at nagpahirap sa kanyang umakyat sa fifth floor. Stop that, you look crazy. Maikling ani ng lalaki na pumipili rin ng gulay. Napakunot noo si Anastasia nang makita ang lalaki. Ikaw na naman? Wala ka bang ibang mapuntahan? Sarkastikong sagot niya sabay irap. Bakit? Ikaw lang ba may karapatang mag-grocery? Balik tanong ng lalaki habang nag-aabot ng mga karot sa kanyang basket. At saka sino bang nakikipag-usap sa gulay? Parang first time mo lang yata sa grocery. Hindi nagpaawat si Anastasia at mabilis na sumagot. At sino bang nagsabi sa'yo na pakialaman ang ginagawa ko? Hindi naman kita kinakausap, diba? Hindi mo nga ako kinakausap, pero parang gusto mong ipakita sa buong supermarket na may kausap ka. Ng cabbage. Sabay tawa ng lalaki na ikinapula naman ang pisngi ni Anastasia. Napailing si Anastasia, iniwas ang tingin at nagpatuloy sa pagpili ng gulay. Kung wala kang ibang gagawin kundi manggulo, mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang gulay na aasarin mo. Sabi niya, nang patuloy na pinabaliwala ang presensya ng lalaki. Relax ka lang, miss. Ani ng lalaki habang naglalakad papalapit sa section ng tomatoes. Di ko naman intensyon na asarin ka. Pero hindi mo kasi maiwasang magmukhang interesting. Nilingon siya ni Anastasia. Bahagyang nagulat sa sinabi nito. Interesting? Ako? Naku, baka namamalikmata ka lang. Ngumisi ang lalaki. Ngunit bago pa makasagot, bigla silang nagkasalubong ng tingin. At saglit na natahimik. Nagsalubong ang kanilang mga kilay. Parehong nagtataka kung bakit tila may kakaibang connection sa kanilang mga asaran. Anyway, hindi ako nagpakilala nung huli. Sabi ng lalaki, binabali ang katahimikan. I'm Jade, by the way. Napatingin si Anastasia sa kanya, sinimangutan ngunit bahagyang nagbago ang tono ng boses. Anastasia, pero hindi ibig sabihin ito titigil na ako sa
kakairita sa'yo. Sabi niya habang naglalagay ng ilang bell peppers sa kanyang basket. Napangiti si Jade at muling tumawa ng mahina. Well, at least may name na ako para sa'yo. Pero don't worry, hindi rin ako titigil sa kakasungit sa'yo. Napailing na lang si Anastasia. Pero hindi niya maiwasang mapangiti ng kaunti. Patuloy silang nagsasagutan habang naglalakad sa bawat section ng supermarket. Tila bang kanilang asahan ay naging isang laro, isang paraan ng pag-uusap na puno ng sarkasmo, pero may kakaibang saya. Nang makarating sila sa section ng mga canned goods, tila hindi na maiwasan ni Anastasia na itanong ang bumabagabag sa kanya mula pa kanina. Bakit pa ang hilig mong mangasar? Para bang may gusto kong patunayan? Bahagyang huminto si Jade at tumingin kay Anastasia ng seryoso. Hindi naman sa may gusto kong patunayan. Siguro gusto ko lang magkaroon ng connection kahit sa paraan na ganito. Alam mo na, minsan mas madali makipag-usap sa iba kapag nagsisimula sa asaran. Hindi inaasahan ni Anastasia ang ganitong lalim ng sagot mula kay Jade. Sa unang pagkakataon nakita niya ang lalaki sa ibang anggulo. Hindi lang basta asar-talo, kundi isang tao na may sariling pinagdadaanan. Kaya pala, sagot ni Anastasia nang may bahagyang ngiti. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay gustong ganitong klaseng connection. Ngumiti rin si Jade, tila nagugustuhan ang palitan nila ng salita. Well, mukhang gumagana naman sa'yo, diba? Napangiti na rin si Anastasia, kahit papatuloy pa rin ang pagsusungit. Ewan ko ba? Siguro nga. At sa gitna ng kanilang patuloy na asaran at kulitan, unti-unting nabubuo ang kakaibang relasyon sa pagitan nila, na nagsimula sa ines at hindi inaasahan. Ngunit nauuwi sa isang koneksyon na may halong aliw at seryosong usapan. Pauwi na si Anastasia. Bitbitan napakarami niyang pinamili na wala man lang bodyguard na tumulong sa kanya o sumama dahil pinagbawalan ito ni Rhea. Saan ka patutungo? Ang dami mo atang pinamili. Bumaling ang tingin niya sa nagsalita. Ito ang babaeng tinulungan niya noon. Maayos talaga manamit ito at parang napakayaman na tao. Kayo po pala. Opo, araw po ng pamimili eh. Kayo po, saan po kayo? Tanong ni Anastasia at tuloy-tuloy pa rin sila sa paglalakad. Ngumiti ang babae at tumingin kay Anastasia na parang sinusuri ang bawat galaw niya. Ako? Well, may mga inaasikaso lang akong negosyo dito sa city. I see na ikaw pa rin palang gumagawa ng lahat, kahit mukhang kailangan mo na ng tulong. Napabuntong hininga si Anastasia. Ramdamang bigat ng mga pinamili. Sanay na po ako. Actually, mas gusto ko rin na akong gumagawa ng mga bagay-bagay. Kahit minsan mabigat, kesa naman mag-abala pa ng iba, di ba? Pero minsan, kailangan mo rin magpahinga at hayaan ng ibang tao na tulungan ka. Sagot ng babae. Ang tono ng boses ay puno ng simpatya. Napatigil si Anastasia at tiningnan ng babae. Natanong sa sarili kung paano ito nagagawang bumaba ng ganito mula sa taas ng tingin ng isang mayaman. Mabait po kayo, sabi niya sa huli, sabay ngiti. Pero ayos lang po, sanay na po talaga ako. Anyway, salamat po sa concern. Bago pa man makasagot ang babae, biglang may tumigil na sasakyan sa tabi nila. Bumaba ang driver at magalang na nagbukas ng pinto para sa babae. Ma'am, ready na po tayo, sabi ng driver. Ah, mukhang kailangan ko ng mauna, sabi ng babae kay Anastasia. Take care, okay? And don't hesitate to ask for help. Nakangiting nagpaalam si Anastasia. At habang papalayo na ang sasakyan, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kabait ang babaeng yun. Sana maging ganun din ako. Bulong niya sa sarili habang ipinagpatuloy ang paglalakad pa uwi. Nasa kalagitnaan na siya ng daan na biglang may bumusina mula sa likuran niya. Napalingon siya at nakita si Jade na nakasakay sa isang bisikleta. Hoy, mukhang napagod ka na. Biro ni Jade habang papalapit. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Anastasia na hindi maipaliwanag kung bakit tila natuwa siyang makita ito. Galing ako sa coffee shop, tapos nakita kita. Mukhang kailangan mo ng tulong. Sabi ni Jade habang binaba ang bisikleta at lumapit kay Anastasia. Kayang-kaya ko to. Pagmamalaki ni Anastasia, ngunit halata ang bigat ng kanyang mga dalahin. Sure ka? Baka mamaya mag-collapse ka na dyan. Pangaasar ni Jade, sabay abot ng ilang mga pinamili ni Anastasia. Naman, sabi ni Anastasia na nagpatianod na lang sa tulong ni Jade. Pero salamat, kahit hindi ko kailangan, nandyan ka pa rin.
Tapos hindi mo pa ako kailangan? Biro ni Jade, sabay lakad sa tabi ni Anastasia. Alam mo, madalas ka magmukhang independent, pero minsan, okay lang natanggapin na kailangan mo ng tulong. Bakit? Concerned ka ba? Tanong ni Anastasia, nakangiti ngunit may bahid ng inis. Depende sa mood. Sagot ni Jade, nakangiti rin. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang naglalakad. At kahit na may asaran pa rin, unti-unti nilang na-realize na nagkakaroon sila ng mutual na respeto. Si Jade na unang tiningnan ni Anastasia bilang isang pain in the neck ay nagpakita ng kabaitan na hindi niya inasahan. Si Anastasia naman sa kabila ng pagiging matapang at independent ay natutunang pahalagahan ang presensya ni Jade. Nang makarating na sila sa bahay ni Anastasia, pansin ni Jade na medyo malaki ito. Wow, bigati na. Di mo sinabi na mayaman ka pala. Biro ni Jade habang tinutulungan si Anastasia na ilapag ang mga pinamili sa tapat ng pintuan. Hindi naman ako mayaman, sagot ni Anastasia. Pero bago pa niya masagot ng buo si Jade, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Si Mami Clara. Ano na naman to, Anastasia? Malakas na tanong ni Mami Clara. Halata sa boses ang galit. Ano ba tong mga pinamili mo? At sino tong kasama mo? Natigilan si Anastasia. Naramdaman ang init ng tingin ng ina. Mami, nag-grocery lang po ako. Tapos si Jade po, tumulong lang sa akin. Tumulong? Anastasia, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo kailangan ng tulong mula sa kung sino-sino lang? Putol ni Mami Clara. Hindi alintana si Jade na nakatayo lang sa tabi. Naku, huwag na kayong magalit, tita. Biglang sabat ni Jade, halatang naiilang. Tumulong lang naman ako. Hindi kita tinatanong! Galit na sagot ni Mami Clara. Bumaling siya kay Anastasia. At ikaw, Anastasia, bakit ka nagdadala ng kung sino-sino sa bahay natin? Nakatikom ang mga labi ni Anastasia. Hindi alam kung paano sasagot. Alam niyang mali na hindi niya inabisuhan ng ina. Pero sa kabila ng lahat, hindi naman niya intensyon na magalit ito. Mami, wala po siyang ginawang masama. Mahinang sagot ni Anastasia. Tumulong lang po siya dahil nakita niyang hirap ako. Hirap? Kaya nga may mga tao tayo para tulungan ka. Hindi mo na kailangan kumalabit ng iba. Lalo na kung sino-sino lang. Mariing sagot ni Mami Clara. Pasok na sa loob, Anastasia. At ikaw? Sabay tingin kay Jade. Umalis ka na. Napatingin si Jade kay Anastasia na tila humihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Okay lang, aalis na ako. Sabi ni Jade. Ngumingiti ng bahagya kay Anastasia bago tuluyang umalis. Pumasok si Anastasia sa loob ng bahay. Bit-bit ang bigat ng mga salita ni Mami Clara. Sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang kailangan niyang patunayan na kaya niya. Hindi lang sa sarili, kundi sa buong pamilya niya. Isang linggong nakalipas, hindi pa muling nagkikita si Anastasia at si Jade gawa ng sunod-sunod na suspension ng klase. Hays! Sana may pasok na bukas. Paano ba naman kasi? Kada may suspension, mas dumadami yung mga gawain. Ilang linggo na lang graduation na. Kaya sobra-sobra na yung mga pinapagawa. Pabulong na reklamo ni Anastasia sa kanyang sarili. Habang inaayos ang mga gamit niya na dadalhin dahil baka may pasok bukas, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang mami Celine. Well, she's fully aware that they are not her real family. But somehow pinaramdam ni Celine ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Mamit ko pa kaya yung mother ko? Muling bulong nito sa sarili. No, you'll never meet her. Hani sa likuran niya ng paglingon niya ay si Rhea pa lang nagsalita. Natigilan si Anastasia at agad siyang napaharap kay Rhea. Ate Rhea, anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Halatang gulat at kabang nangingibabaw sa kanyang boses. Naglakad pa palapit si Rhea. Ang mga mata nito ay malamig at walang bakas ng awa. Sabi ko, you'll never meet your real mother. Ulit ni Rhea na may kasamang bahagyang ngiti na tila may halong panunokso. And you know why? Because she doesn't want to meet you. Biglang kumubog ang dibdib ni Anastasia. Hindi totoo yan, Ate Rhea. Paano mo naman nasabi yan? Nangihinang tanong niya, ngunit sinusubukan niyang maging matapang. Umikot si Rhea sa paligid ni Anastasia. Para bang pinapalibutan siya ng masama niyang aura. Anong hindi totoo? You're just a burden, Anna.
Bakit mo pa hinahanap ang babaeng itinapon ka? Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na wala kang halaga sa kanya. Ramdam ni Anastasia ang pagbigat ng kanyang dibdib. Alam niyang laging matigas si Rhea sa kanya, pero hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng salita mula sa kanya. Bakit mo ginagawa to, Ate Rhea? Akala ko ba, pamilya tayo? Tanong niya. Pilit na ikinukubli ang sakit. Tumigil si Rhea sa harap niya. Titig na titig sa kanya. Pamilya? Don't be ridiculous, Anna. You're nothing but an outsider. Hindi ka naman talaga kabilang dito. At kung ako sa'yo, itigil mo na yung kahibangan mo sa paghahanap ng totoong ina mo. You'll just end up disappointed. Halos maluha si Anastasia. Pero pinilit niyang huwag ipakita ang kanyang kahinaan. Pero mahal ko si Mami Celine. At kahit papano, gusto ko rin makilala ang tunay kong magulang. Mahinang sagot niya. Napabuntong hininga si Rhea. Tila naiinis na. You're so naive, Anna. Kung talagang mahal ka ng tunay mong ina, bakit kanya iniwan? And now you think finding her will fill the emptiness inside you? Wake up, Anna! Some things are better left buried. Hindi alam ni Anastasia kung paano isasagot ang mga sinabi ni Rhea. Sa loob-loob niya may bahagi pa rin siyang umaasa na balang araw. Makikilala niya ang tunay niyang ina. Ngunit sa mga oras na to tila pinapahirapan siya ng katotohanang ipinapakita ni Rhea. Kung talagang gusto mong sumaya, Anna, kalimutan mo na lang siya, dugtong ni Rhea. Focus on your life here or else you'll just be chasing shadows. Lumipas ang isang linggo. Graduation ng 4th year college na si Anastasia at Rhea. Buwan lamang ang tanda ni Rhea kay Anastasia, kaya ate pa rin ang tawag niya rito. Ma'am, Dad, come on, I'll be late. Sigaw ni Rhea na panay ang paganda sa sarili. Ginitian siya ni Mami Clara. Ang kapwa niya kontrabida. No, you're not. Let's wait for your daddy and then we'll go. Mariing sabi nito. Habang naghihintay sa sala, tahimik na umupo si Anastasia sa gilid ng sofa. Hinihintay ang tamang oras para sabihan si Mami Clara na paalis na rin siya. Pero hindi pa man siya nagsasalita, biglang nagsalita si Mami Clara ng malamig. Anastasia, mukhang nagmamadali ka rin ah. Panimula nito, sabay kindat kay Rhea. Opo, Mami Clara. Magalang na sagot ni Anastasia. Pilit na ipinapakita ang pagiging magalang. Kailangan ko na rin pong umalis para makarating sa graduation on time. Ngumisi si Rhea at napatingin kay Mami Clara. Ma'am, I think Anastasia should walk to her graduation. You know, to clear her mind and appreciate the hard work it took to get there. Agad namang sumang-ayon si Mami Clara, sabay taas ng kilay. That's good idea, Rhea. Besides, walking is healthy. Anastasia, you should try it. Nagulat si Anastasia sa sinabi ni Rhea at Mami Clara. Pero po, it's far from here to the university. I might be late if I walk. Pag-aalinlangan niyang sagot. Mabilis na sumagot si Rhea. Come on, Anna. You should be grateful that we're giving you a chance to reflect. It's not every day you graduate, right? Use the time to think about how lucky you are. Napansin ni Anastasia ang pagbabago sa tono ng boses ni Rhea. Alam niya may mali, pero hindi niya alam kung paano ito haharapin. Pero paano si Daddy Oscar? He promised to take me there. Tanong niya, umaasa na makarating ang kanyang ama upang makatulong sa sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, sumabat si Mami Clara. Mas malupit kesa kanina. Your dad is busy, Anastasia, and even if he wasn't, I'm sure he'd agree that you should walk. It's for your own good. Besides, Rhea and I will be riding comfortably, so we wouldn't want to overcrowd the car. Napalunok si Anastasia. Pero po, hindi naman po ako makakarating on time. Napangisi si Rhea at inilapit ang mukha kay Anastasia. Unless, of course, you want me to ask Daddy Oscar to rethink his love for you. May bahid ng pagbabanta sa boses ni Rhea at ramdam ni Anastasia na totoong sinasabi nito. Rhea, ano bang pinagsasabi mo? Sabat ni Anastasia, halatang nagulat sa sinabi ng kapatid. Ngunit mas lalo lang siyang pinalungkot ni Mami Clara sa mga sumunod na salita. You heard her, Anastasia. We're just trying to help you realize your place. Kaya huwag ka nang makulit. Walk to your graduation. Or would you rather that your dad suffer the consequences? Hindi mapigilan ni Anastasia ang pagtulo ng luha. Ngunit pilit niya itong pinigil. Alam niyang walang makakaintindi sa kanya sa bahay na yon.
Kahit pa si Daddy Oscar na palaging nagtatanggol sa kanya, tila pinagtulungan na siya ng lahat. At ang tanging papipilian na lang niya ay sundin ang kagustuhan nila. Okay, I'll walk. Mahinang sagot ni Anastasia, pilit na pinapakalma ang sarili. Nakangiti si Rhea habang tinitingnan si Anastasia. Good girl! Now hurry up! Baka malate ka pa! Wala nang nagawa si Anastasia kundi bumangon. Kinuha ang kanyang bag at nagsimulang maglakad palabas ng bahay. Ramdam niyang bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil sa layo ng universidad kundi dahil sa bigat ng loob niya. Alam niyang hindi man lang alam ni Daddy Oscar ang tungkol dito dahil sa bandang pagpataw sa kanya ng mga ito. Habang naglalakad, ramdam ni Anastasia ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa loob ng bahay. Tila ba pinagmamasdan siya at pinagtatawanan. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Sa halip, pinagpatuloy niya ang paglalakad habang pilit na pinapatatag ang sarili. One day, bulong ni Anastasia sa sarili. Makakawala rin ako sa kanila. Patuloy siyang naglakad. Malayo-layo pa siya at meron rin kaunting hiya sa nakakasalubong niya dahil nakatoga siyang naglalakad. Biglang may bumusina. Napatingin siya sa busina ng sasakyan. Una pa ay hindi niya ito pinansin. Ngunit nang bumusina ito muli, napilitan siyang huminto. Pagbaba ng bintana ng sasakyan ay nakita niyang si Jade ito. Want a ride? Agad na sabi niya Jade. Nagulat si Anastasia nang makita si Jade na nag-aalok ng sakay. Ang tahimik niyang paglalakad na puno ng lungkot at bigat sa dibdib ay biglang nagbago ng ihip. Kilala niya si Jade bilang isa sa mga kaklase niyang laging may ngiti sa mukha. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya ito ngayon. Jade, mahinang sambit ni Anastasia habang nakatitig sa kanya. Ngumiti si Jade hawak ang manibela. Come on, Anna. Alam kong malayo pa yung pupuntahan mo. Hop in. Baka malate ka pa. Masiglang alok nito, sabay bukas ng pinto ng sasakyan. Nag-aalangan si Anastasia. Alam niyang malaking tulong ito pero paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon? Paano niya sasabihin kay Jade na ang dahilan ng kanyang paglalakad ay ang pagpapahirap sa kanya ng sariling pamilya? Sa huli, napagpasyahan niyang tanggapin ang alok. Okay, mahina niyang sagot bago dahan-dahang sumakay sa sasakyan. Pagkapasok niya, agad siyang kinompronta ni Jade. Anong ginagawa mo dito, Anna? Bakit ka naglalakad? Dapat masaya tayo ngayon, graduation day na. Pero bakit parang may bigat kang dinadala? Tumahimik muna si Anastasia. Hinahanap ang tamang salita. Hindi niya alam kung paanong sisimulan ng paliwanag. Alam niyang may malalim na dahilan ng lahat ng ito. Pero hindi niya rin alam kung dapat bang ipahayag ito sa ibang tao. Jade, kasi... Nagsimula siya, pilit na inaayos ang tinig, na halos basag na dahil sa pinipigilang luha. Pinilit akong maglakad papuntang graduation. Napakunot noo si Jade. Pinilit? Anong ibig mong sabihin? Sino naman ang gagawa ng ganun sa'yo? Pilit na ngumiti si Anastasia, pero hindi na napigilan ang pagbagsak ng ilang luha. Si Irea at si Mami Clara, ayaw nilang isabay ako sa kotse nila kaya pinilit nila akong maglakad. Sabi nila para daw mag-reflect ako bago graduate. Halata ang pagkagulat at galit sa mukha ni Jade. Anong klaseng mga tao ang gagawa ng ganun? Family mo sila, di ba? Bakit kanila pinapahirapan ng ganito? Malungkot na tumango si Anastasia. Oo, family ko sila. Pero hindi nila ako tunay na pamilya. Alam mo naman na ampon lang ako, di ba? Minsan parang gusto nilang ipamukha sa akin na hindi ako kasali sa kanila. Na hindi ako deserving sa pagmamahal na ibinibigay sa kanila ni Daddy Oscar. Nakaramdam si Jade ng matinding awa para kay Anastasia. Hindi niya inakalang ganito kabigat ang dinadala ng kaibigan. Naging success siya sa kung paano lagi siyang ngumingiti at nagpapakatatag. Pero ngayon nakita niyang isang bahagi ni Anastasia na bihirang ipakita ng dalaga. Anastasia, you don't deserve this. Mariing sabi ni Jade habang pinipigilan ang luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Walang kahit sinong taong dapat tratuhin ng ganito, lalo na ng sarili mong pamilya. Pilit na ngumiti si Anastasia kahit na alam niyang malayo sa puso ang ngiti niyang yon. Sanhin na ako, Jade. Matagal na akong sanay sa ganito ang trato nila sa akin. Pero minsan sobrang bigat na hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Tahimik na pinatakbo ni Jade ang sasakyan habang iniisip kung paano siya makakatulong kay Anastasia. Gusto niyang iparamdam sa kaibigan na hindi siya nag-iisa. Pero alam niyang hindi ganun kadaling solusyon na ng sitwasyon ni Anastasia. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsalita muli si Jade. Mas kalmado na ngayon.
Alam mo, Anna, kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila sa'yo, you are still deserving of love and respect. Di mo kailangan mag-suffer para mapatunayan yan. Napangiti ng bahagya si Anastasia kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil sa sinabi ni Jade. Thank you, Jade. Hindi mo alam kung gaano kahalagang mga sinabi mo sa akin. Gumiti si Jade pabalik. Hindi kita pababayaan, Anna. Ako at ang mga kaibigan mo, nandito lang kami. Anytime na kailangan mo ng tulong or kahit makakausap lang, nandito kami para sa'yo. Tahimik na sumandal si Anastasia sa upuan. Ramdam ang bahagyang ginhawa mula sa bigat ng kanyang damdamin. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Habang papalapit sila sa paaralan, alam niyang kahit papaano may taong nagmamalasakit sa kanya. At kahit hindi madali, may pag-asa pa rin. Pagdating nila sa paaralan, pinatay ni Jade ang makina at humarap kay Anastasia. Ready ka na ba? Huminga ng malalim si Anastasia bago tumango. Ready na ako. Let's do this. Magkasabay silang bumaba ng sasakyan, handang harapin ang araw ng kanilang graduation. At para kay Anastasia, handa na rin siyang harapin ang kanyang kinabukasan kahit gaano man kahirap. Where's your parents? Anastasia asked. They're not coming. You know, business things. Ani nito na parang malungkot ang mga mata. Jade smiled and said, My brother. He proudly said and then waved to someone. It's his brother. Anna? Tawag pansin ni Rhea bago lumapit. Nakasimangot ito at pinagtataka kung bakit kasama si Jade na sobrang sikat sa university. Nang marinig ni Anastasia ang tawag ni Rhea, agad siyang kinabahan. Alam niyang wala itong magandang dala. Lalo pat nakita niyang nakasimangot ito habang papalapit. Si Jade naman ay nakangiti lang. Tila walang kamalay-malay sa tensyon na nagsisimulang bumuo sa pagitan ng dalawa. Bakit kayo magkasama ni Jade? Diretsyong tanong ni Rhea. Hindi na nag-abala pang itago ang inis sa boses niya. Sinabay lang niya ako papunta dito, sagot ni Anastasia, nag-iisip ng paraan para maibsan ang tensyon. Alam niyang hindi magugustuhan ni Rhea na may ibang taong tumutulong sa kanya, lalo na't ito ay si Jade. Bakit? Wala bang sariling kotse itong kaibigan mong si Anastasia? Singhal ni Rhea kay Jade, tila nang aasar. Rhea, that's uncalled for. Malumanay na tugon ni Jade, pero ramdam ang bigat ng salita niya. She's your sister. You should be happy that someone is looking out for her. Napairap si Rhea at hinampas ng mahina ang braso ni Jade na parang nagbibiro, pero ang totoo ay may galit sa kilos niya. Sister, please, hindi ko siya kapatid. Hindi siya karapat-dapat maging bahagi ng pamilya namin. Napayuko si Anastasia. Pakiramdam niya ay lumulubog siya sa bawat mapanakit na salitang binibitiwan ni Rhea. Ang sakit ng mga salita nito ay parang kutsilyo na paulit-ulit siyang tinataga. Si Jade naman ay nanatiling kalmado, pero hindi na niya matiis ang pang-aapi ni Rhea. Rhea, tama na. Mariing sabi ni Jade, pero nanatili pa rin malumanay ang tono niya. Kahit anong sabihin mo, family is family. Hindi mo pwedeng itanggi yan. At kung may problema ka, we can talk about it. Pero hindi dito at hindi ganito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rhea ng pangontra, biglang sumulpot si Mami Clara mula sa likuran. May halong pagkagulat at galit sa mukha niya habang palapit sa grupo. Ano to, Anastasia? Nakikipag-flirt ka ba dito sa harap ng lahat? Sigaw ni Mami Clara. Hindi na tinatago ang kanyang galit. Nagulat si Anastasia at hindi kaagad nakapagsalita. Nakatitig lang siya kay Mami Clara. Hindi alam kung paano magpapaliwanag. Ma'am, it's not like that. Simula ni Jade, pilit inaayos ang sitwasyon. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Anastasia mula kay Mami Clara. Halos marinig ng lahat ang malutong na tunog ng sampal. Napatigil ang paligid. Tila lahat ay napatulala sa nakita. Si Anastasia, hawak-hawak ang pisngi. Ramdamang hapdi ng sampal at ang mas matinding sakit ng kahihiyan. Huwag mo kong tawaging nanay. Wala akong anak na gaya mo. Dapat mong malaman ang lugar mo. Mariing bulyaw ni Mami Clara habang nakatitig ng matalim kay Anastasia. Nanginginig si Anastasia, hindi dahil sa sakit ng pisikal na sampal, kundi dahil sa mga salitang binitiwan ni Mami Clara. Para siyang binasag, at ang lahat ng piraso niya ay tila hindi na muling mabubuo. Sinubukan ni Jade na humakbang papalapit para alalayan si Anastasia, pero isang matalim na tingin mula kay Mami Clara ang nagpahinto sa kanya. Huwag kang makialam, Jade! This is family matter! Mariing sabi nito, ngunit hindi nagpatinag si Jade. Ma'am, with all due respect,
What you did is not right. Walang kahit sinong taong dapat tratuhin ng ganito. Lalo na ang anak nyo. Kahit pa anong sitwasyon. Pabagsak na ibinaling ni Mami Clara ang tingin kay Jade. You don't understand anything, Jade. This girl, she's nothing but a burden to this family. Hindi siya nararapat sa kahit ano. Lalong sumikip ang dibdib ni Anastasia sa mga naririnig niya. Parang gumuhuna ang lahat ng pag-asa niyang magkaroon ng tunay na pamilya. Kahit anong gawin niya, lagi na lang siyang naiiba. Lagi na lang siyang tinataboy. Hindi na nakayanan ni Anastasia ang sitwasyon. Lumingali nga siya. Nakikita ang mga mata ng mga tao sa paligid na nakatutok sa kanya. Puno ng awa at minsan pa'y panunuya. Hindi na niya kaya. Hindi niya na kaya magpaliwanag o lumaban pa. Wala nang saysay. Sa gitna ng kahihiyan, wala siyang ibang nagawa kundi ang mabilis na lumakad palayo. Iniwan si Jade, si Rhea at si Mami Clara. Habang naglalakad si Anastasia, ramdam niya ang mga mata ng mga tao na nakatutok sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Gusto lang niyang makalayo. Makawala sa lugar na yon. Higit sa lahat, gusto niyang makalimot. Kahit alam niyang imposible yon. Malapit nang tawagin ang pangalan niya. Pero hindi niya magawang tumayo. Alam niyang walang aakyat sa kanya. Dahil nasa business trip daw ang Daddy Oscar niya at tanging si Mami Clara lang ang nandyan. At siyang ayaw pa sa kanya. Lakas loob siyang tumayo. Inisip na kaya niya at malapit-lapit na rin ay tapos na ang pag-aaral. Na makakapaghanap na siya ng trabaho at mamumuhay ng bukod. Tinawag na siya. Dahan-dahan siya sa paglakad kahit alam niyang namukaan siya ng mga tao na siyang napahiya kanina. Laking gulat niya na habang naglalakad siya ay may sumabay sa kanya. Paglingon niya ay kuya ni Jade ito. Stay calm. Bulong nito at ngumiti. Hindi na nagsalita si Anastasia. Lumiwanag ang nagdidilim niyang paningin at hinanap ng mata niya si Jade na nakangiti lamang sa kanya. Nginitian niya ito pabalik. Who the hell is that? Tanong ni Mami Clara sa katabing si Rhea. Nakapwa na kasimangot rin. Sumimangot si Rhea habang pinagmamasdan ang kuya ni Jade na sinamahan si Anastasia sa pag-akyat ng stage. Hindi niya mapigilang maingit at maiinis sa sitwasyon. Lalo na't maraming mga matang nakatingin kay Anastasia na tila nagkaroon ng pagkakataong maging bida sa kanilang harapan. I don't know, ma'am. What is Jade's older brother? Sagot ni Rhea na hindi maitagong iritasyon sa boses. Bakit palaging may nagpapapansin sa babaeng yan? Parang napakaswerte niya kahit na wala siyang kwenta. Napatingin si Mami Clara kay Rhea at isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. You know, Rhea, this is exactly why we need to take her down a notch. Hindi siya nararapat na makuha ang atensyon ng mga tao, lalo na sa mga tulad ni Jade at ng kuya niya. Napaayos ng upo si Rhea, tila nahihikayat sa sinasabi ni Mami Clara. So what do you suggest, ma'am? I'm all ears, sabi ni Rhea habang inaayos ang buhok, pilit na pinapakita ang kanyang best side. First, we need to make sure na hindi na siya muling magiging bida sa harap ng mga tao. Panimula ni Mami Clara habang minamasdan si Anastasia na kausap pa rin ang kuya ni Jade. We'll start by making her life even more difficult. Sisiguraduhin natin na hindi siya magiging komportable kahit saan siya mapunta. Rhea's eyes sparkled with malice. Like, maybe we can make sure na wala siyang susuotin na maganda sa mga upcoming events. Pwedeng pagtaguan natin siya ng mga damit niya. O kaya sirain ang mga gamit niya. Tumango si Mami Clara, tila nagugustuhan ng ideya. And we can make her feel like she's all alone. Tatanggalin natin sa kanya ang mga tao na nagpapakita ng concern. Let's start with her so-called friends. We'll spread rumors about her. Something that will make people doubt her character. Rhea smirked, already imagining the chaos they could cause. We can make everyone believe na may masama siyang intensyon. Ginagamit lang niya si Jade para sa sariling kapakinabangan. At hindi lang si Jade, dagdag ni Mami Clara. We can also make sure that your dad won't interfere. Alam mo naman ang tatay mo, mabilis maniwala sa mga sinasabi natin. We'll just tell him that Anastasia is causing trouble, na hindi siya magandang impluensya sa'yo. Nagkatinginan ng mag-ina, parehong nakangisi na parang nagkakaintindihan na. Alam nilang kailangan nilang pumilos ng maingat para walang makahalata sa mga binabalak nila. And then, patuloy ni Rhea, we can find a way to make sure na hindi na siya makakasabay sa atin kapag may mga events or gatherings.
we can make sure na hindi siya invited or kung invited man siya, she'll be too embarrassed to show up. Ngumiti si Mami Clara, tila nagugustuhan ang plano ng anak. Exactly, and who knows, Rhea? With Anastasia out of the way, you might even get closer to Jade. Mukhang interesado siya sa'yo, hindi ba? Nanginginig ang mga mata ni Rhea sa posibilidad. Of course, Mom. I can already imagine it. With Anastasia gone, nothing will stop me from getting everything I want. Tumawa ng malademonyo si Mami Clara habang pinagmamasdan ang anak na puno ng determinasyon. Let's make sure na mangyari ang lahat ng yan, Rhea. We'll make her life a living hell. Hanggang siya na mismong sumuko. Habang patuloy silang nag-uusap, unti-unting nabubuo ang kanilang mga plano. Sa bawat hakbang na binabalak nila, mas lalo silang nagiging determinado na ipakita kay Anastasia kung sino ang tunay na may kontrol. Tapos ng graduation, nag-uusap ngayon si Jade at Anastasia. Lubha ang pasasalamat ni Anastasia nang iparamdam nitong hindi siya nag-iisa. Lihim naman silang may pagtingin sa isa't isa pero alam nila sa sarili nilang hindi pa tamang oras. So Anna, work ka mag-work. I am pretty sure maraming tatanggap sa'yo. Jade said. I am still not sure eh. Maikling sagot nito na nag-iisip rin. Napangiti si Jade sa sagot ni Anastasia. Alam niyang marami pang opportunities ang naghihintay para sa kaibigan. Pero gusto niyang siguraduhin na mapupunta ito sa isang lugar na magpapalabas ng tunay na potential ni Anastasia. Well, I have a suggestion. Sabi ni Jade habang nilalapit ang sarili kay Anastasia na parang may ibubulong na sekreto. You know Prestige Beauty, di ba? They're one of the top companies in the country when it comes to skincare and cosmetics. They've been looking for fresh faces to join their marketing and creative team. Napataas ang kilay ni Anastasia. Nagulat sa recommendation ni Jade. Prestige Beauty? The one na may luxury skincare line? Are you serious, Jade? Baka naman overqualified sila para sa akin. Hindi, Anna. Agad natugon ni Jade na tila nagugulat din na hindi pa aware si Anastasia sa sarili niyang worth. You're smart, creative, and you have that natural charm na hinahanap nila. Besides, kilala ko yung head ng HR department doon. I can recommend you. I'm sure they'd love to have someone like you on board. Nagulat si Anastasia sa offer ni Jade pero nararamdaman na rin ang excitement na tila kumakalat sa buong katawan niya. Totoo ba to, Jade? Grabe, hindi ko alam na may kakilala ka sa Prestige Beauty. Natawa si Jade at tumango. Yeah, one of my cousins worked there. And madalas akong mag-visit sa office nila. Trust me, Anna. You'll fit right in. And imagine you'll be working with top-tier professionals and getting to know the ins and outs of the beauty industry. Who knows, baka ikaw nang maging susunod na head ng marketing nila. Hindi maiwasan ni Anastasia nakiligin sa ideya. Mula pa noong bata siya, mahilig na siya sa mga beauty products at passion. Kaya't ang oportunidad na ito ay parang isang pangarap na matagal na niyang inasam. Wow, Jade, I don't know what to say. Sabi ni Anastasia habang nagpipigil ng luha ng tuwa. This is such a huge opportunity. Thank you talaga. Ngumiti si Jade at hinawakan ng kamay ni Anastasia. Anything for you, Anna. Alam ko kung gaano ka ka-hardworking at alam kong magiging successful ka sa kahit anong path na pipiliin mo. Pero sa tingin ko, this might be the right path for you. Napatigil si Anastasia at nag-isip. Alam niyang malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanyang mga balikat. Pero naramdaman din niya ang excitement na magsimula ng bagong chapter sa buhay niya. I'll think about it, Jade. Gusto kong pag-isipan ng mabuti bago ako mag-commit sa kahit ano. Of course, take your time. But if you're interested, let me know agad para ma-set up ko ng interview mo. Sagot ni Jade na puno ng encouragement. Bago pa man sila makapagpatuloy sa usapan, biglang lumapit ang kuya ni Jade na kanina pa nakamasid sa kanila. Hey Jade, Anna, we need to head home. It's getting late. Paalala nito na may halong ngiti habang nakatingin kay Anastasia. Ngumiti si Jade at tumango. Okay kuya, let's go. Binalingan niya si Anastasia. Text me kapag napagdesisyonan mo na Anna, I'll be waiting. Tumango si Anastasia at ngumiti ng malambing. Sure Jade, thank you talaga. Ingat kayo pa uwi. Nagpaalam na sina Jade at ang kuya nito kay Anastasia na nanatiling nakatayo sa harap ng school habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kotse nila. Pakiramdam niya ay isang bagong pinto ang nagbukas sa harap niya. At ngayon, kailangan niya magdesisyon kung tatahakin ba niya ang daan na ito. Nakauwi na siya ng bahay at agad na ni-research ang tinutukoy na kumpanya ni Jade. Laking gulat niya nang malapit lamang ito sa kanila. Kaya naman kinabukasan ay agad siyang naghanda sa sarili para puntahan at mag-apply.
Malakas ang loob niya dahil nakapagtapos siya. Palabas na siya ng bahay ng masalubong niyang Mami Clara. "San punta mo, hipokrita?" tanong nito habang hawak ang tea. Nabigla si Anastasia sa tanong ni Mami Clara, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. "Pupunta po ako sa isang appointment," sagot niya ng mahinahon habang tinutok ang kanyang bag. Ngunit hindi nakaligtas kay Mami Clara ang pagtaas ng kilay ni Anastasia. "Appointment? Hindi mo ba alam na may rules dito sa bahay? Baka hindi mo pa alam na may mga dapat kang gawin dito bago ka maglakad-lakad kung saan-saan." Umismid si Mami Clara habang unti-unting naglalapit sa kanya. "At saka baka hindi mo pa alam ang mga tao sa labas ay hindi magbibigay ng respeto sa'yo kung hindi mo maipapakita na may magandang ugali ka sa loob ng bahay." Kahit na pinipigilan ni Anastasia ang pagsabog ng emosyon, naramdaman niyang nangingibabaw ang galit ni Mami Clara. "Mami Clara, I have a very important appointment today. Please, let me go." Ngunit bigla na lamang binuhos ni Mami Clara ang mainit na tea sa direksyon ni Anastasia. "Ayan! Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kailangan ito. Itong mga bagay na hindi mo matututunan kung palaging nakasalalay sa ibang tao." Sumabog ang tea sa katawan ni Anastasia. Naiwan siyang basang-basa at ang damit na kanyang sinusuot ay tuluyang nasira. Ang init ng tea ay nagdulot sa kanya ng sakit. Ngunit ang sakit sa puso niya ay higit pa. Ang mga pangyayari ay tila isang pangarap na ayaw niyang mangyari. "Mami Clara, bakit mo ginawa to?" Naiiyak na tanong ni Anastasia na nagtangkang magpigil ng luha habang pinapahid ang basa niyang damit. Ngunit hindi makatawa si Mami Clara. "Kasi hindi ka dapat naglalakad na parang ang buong mundo ay nakasalalay sa'yo. Hindi ka pa rin marunong magpahalaga sa sarili mong kalagayan." Hindi na nagtagal, tumakbo si Anastasia palabas ng bahay. Ang puso niya ay puno ng sama ng loob at galit. Ang mga mata niya natatakpan ng luha habang tumakbo siya papalayo. Hindi na niya pinansin ang basang damit at ang tanging naisip niya ay makahanap ng lugar kung saan siya makakaramdam ng konting kapayapaan at respeto. Habang tumatakbo siya, ang mga boses ni Mami Clara at ang pangit ng mga salita nito'y umuukit sa kanyang isipan, na higit pang nagpapalakas sa kanyang desisyon na umalis. Nakarating si Anastasia sa tapat ng napakalaking kumpanya, ngunit nagdadalawang isip siyang ituloy ang pagpasok dahil sa basang damit. Ang init ng tea na binuhos sa kanya ni Mami Clara ay nagdulot sa kanya ng discomfort at ang pangit na karanasan ay nagpatindi pa sa kanyang pag-aalala. Habang nag-iisip siya kung paano aayusin ang sarili, narinig niya may tumawag sa kanya mula sa likuran. "Miss?" Paglingon niya, laking gulat niya nang makita ang babaeng tinulungan niya noon sa mall. Ang kanyang pangalan ay Leia, na tila may kabaitan at sinseridad sa kanyang mga mata. "Hello po," sabi ni Anastasia, sabik na ngumiti. "Ako si Anastasia, ang babaeng tinulungan mo po nakaraan sa bitbitin ko." "Hello, Anastasia," sagot ni Leia na naglalakad palapit sa kanya. Sandali itong napatigil dahil sa pamilyar na pangalan, ngunit muli itong ngumiti at sinabi, "I'm glad to see you again. I'm Miss Leia, but what happened? You look distressed." Hawak ni Anastasia ang basang damit at ang hindi maitatangging sakit sa kanyang mga mata. "Wala po. May nangyari lang sa bahay at basang-basa na ako. Akala ko sana ay makaka-apply pa ako sa kumpanyang ito." Nag-alala si Leia habang tinitingnan ang kalagayan ni Anastasia. "You shouldn't be walking around in that state. Come with me." Agad na naglakad si Miss Leia patungo sa isang maliit na lounge sa gilid ng building. "Is it okay if I change here? I'm really sorry for the trouble," sabi ni Anastasia na nagsusumikap na ipaliwanag. "Don't worry about it," sagot ni Miss Leia habang binubuksan ng isang closet na may mga spare na damit. "We keep some spare clothes here for emergency. I'm sure you'll find something that fits you." Habang si Anastasia ay nagbabalik loob at nagpalit ng damit, tinanong siya ni Miss Leia, "So, where were you headed today?" "Pupunta sana ako sa HR para mag-apply," sagot ni Anastasia habang nagsusukat ng bagong damit. "HR? Hold on a second," sabi ni Miss Leia na nagmamadali sa kanyang cellphone. "Actually, I am the CEO of this company. I think I might be able to help." Nagulat si Anastasia sa narinig, ngunit agad na umayos ng sarili at nagpasalamat kay Leia. "Thank you so much, Ma'am Leia. You're really saving me." "Don't mention it," sagot ni Miss Leia na tumawa ng kaunti.
Since you're here and under the circumstances, I'll personally take you to the interview. Let's make sure you get the opportunity you deserve. Si Miss Leia ay naglakad kasama si Anastasia papunta sa loob ng building. Ipinakilala siya sa mga tauhan sa HR at mabilis na inayos ang lahat para makapasok sa interview si Anastasia. Habang naglalakad si Anastasia sa tabi ni Miss Leia, ramdam niyang ang pagkakataong ito'y isang bagong simula. Ang suporta ni Miss Leia ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magpatuloy sa kanyang pangarap, kahit na ang kanyang paglalakbay ay nagkaroon ng malupit na pagsubok. Let's get you through this, sabi ni Miss Leia at ngumiti sa kanya nang may pagkakatiwala. You don't have to wait for our call. You have passed the interview, and I am glad you can start by tomorrow. Hani ni Miss Leia na nakangiti habang ipinaparating ang mensahe. Nang natapos ang interview, lumabas si Anastasia mula sa opisina ni Miss Leia na may malaking ngiti sa mukha. You don't have to wait for our call. You passed the interview, and I'm glad you can start by tomorrow. Sabi ni Miss Leia na may ngiti sa labi habang nagbibigay ng magandang balita kay Anastasia. Wow, thank you so much, Miss Leia. I'm really excited to start. Sagot ni Anastasia. Hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ang isang buong linggong pag-aalala ay parang napawi sa isang iglap. Glad to hear that. Let me give you a brief overview of what we'll be doing here. Sabi ni Miss Leia habang naglalakad sila patungo sa lobby. Our company specializes in high-end beauty products. You'll be joining our product development team where you'll help in creating new formulas and testing products. We also have a marketing team that works on promoting our products both online and offline. Tumingin si Miss Leia kay Anastasia. For the product development team, you'll be involved in researching and analyzing customer feedback to improve our existing products and develop new ones. You'll work closely with our chemists and lab technicians. Wow, that sounds really interesting, sagot ni Anastasia, tuwang-tuwa sa oportunidad. Yes, and for the marketing side, you'll help in crafting campaigns and strategies to reach our target audience. This will involve creating content, coordinating with influencers, and managing social media platforms. Sounds like a lot of fun, sabi ni Anastasia na tumango. Nakakatuwang marinig na interesado ka, sagot ni Miss Leia. Mahalagang yung papel sa pagbuo ng mga produkto at pagpapalaganap ng brand natin. We value creativity and dedication. So I'm sure you'll fit right in. Nang makaalis na sila sa building, naglakad si Anastasia patungo sa bus stop. Bago siya makasakay, nakita niya si Miss Leia na may hawak na isang dokumento. Anna, wait up! Tawag ni Miss Leia. I just wanted to give you this. Sabik na ibinigay ni Leia ang isang small package. It's a welcome kit inside. You'll find some of our products and a few more details about what to expect. Thank you so much, Miss Leia. This really means a lot to me. Sabi ni Anastasia. Just make sure you rest well and be ready for tomorrow. Sabi ni Miss Leia bago sila maghiwalay. And I just wanted to ask one more thing. Have you ever had a distinguishing mark or something like a birthmark? Nagulat si Anastasia sa tanong, ngunit hindi niya ito napansin agad. Yeah, I have a small mark on my neck. Why do you ask? Paglingon ni Miss Leia sa kanyang batok. Nakita niya na ang markang tinutukoy ni Anastasia ay kapareho ng sa isang larawan na matagal nang naitago. Anak? Tanong ni Miss Leia. Ang boses niya ay puno ng pagkabigla. Tumigil si Anastasia sa paglalakad. Naguguluhan sa bigla ang tanong. Ha? Bakit po? Kailangan niyang malaman ang sagot sa tanong na yon at kung anong ibig sabihin ng pagkakasalubong na ito ng kanyang buhay. Nakauwi na si Anastasia na pilit hindi maialis sa sarili ang tanong na bakit siya nito tinawag na anak. Bakit kaya tinawag niya akong anak? Ani nito sa sarili at tumungo na lamang sa kwarto. Naabutan niya sa kwarto ang panggugulo at paninira ng gamit ni Mami Clara niya at ni Rhea na salbahin niyang kapatid. Pagdating ni Anastasia sa bahay, nagmamadali siyang pumasok sa kwarto upang makapag-isip. Hindi niya maalis sa isip ang tanong na bakit siya tinawag ni Miss Leia na anak. Ang naiisip niya ay baka may connection ito sa kanyang tunay na pamilya. Nung pumasok siya sa kwarto, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang buong kwarto ay magulo at ang mga gamit niya ay tinanggal at pinagkakalat. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig at ang mga gamit sa desk ay nakahulog.
Anastasia, tingnan mong ginawa mo sa kwarto mo. Bulyaw ni Mami Clara na pumasok kasama si Rhea. Hindi ka pa rin natututo? Ang dami mong kalat! Hindi pinansin ni Anastasia ang pang-aaway at simpleng binitiwan ang bag niya sa isang sulok ng kwarto. Hindi siya tumanggi sa mga akusasyon at hindi rin nakipagtalo. Ang tanging naiisip niya ay kung paano siya makakahanap ng sagot sa tanong ni Miss Leia. Bakit hindi ka nagsasalita? Magalit ka man o hindi, ikaw pa rin ang may kasalanan dito. Sigaw ni Rhea habang hinahakbangan ang mga gamit ni Anastasia. Huwag mo na akong pakialaman, sabi ni Anastasia. Tinitigan ang mga ito na walang emosyon. Hindi ko kailangan ng away ngayon. Wala kang pakialam sa sarili mong kwarto? Bulyaw ni Mami Clara at sa kabila pa ng mga pangungutya, ipinagpatuloy ang pagkakalat. Para kang walang disiplina! Nang hindi sumagot si Anastasia, nagalit si Mami Clara at biglang lumapit sa kanya. Hawak ang mga gamit niya. Alam mo, hindi mo naman deserve ang lahat ng ito. Mami Clara, please, tigilan mo na. Pakiusap ni Anastasia na halatang pinipilit ang sarili na maging kalmado sa kabila ng sitwasyon. Pero hindi pinansin ni Mami Clara ang pakiusap ni Anastasia. Tumungo siya sa banyo at ibinalik ang mga gamit sa banyo. Ngayon, tingnan natin kung paano ka magre-react kung malulublob ka sa inodoro. Sigaw ni Mami Clara habang tinutulak si Anastasia papunta sa banyo. Mami Clara, tama na! Sumigaw si Rhea, sumabay sa kanilang eksena. Kailangan mong matutunan ang leksyon mo! Anastasia, tingnan mo ang sarili mo. Lahat ng ito ay dahil sa'yo! Sabi ni Mami Clara habang sinisikap nitong itulak si Anastasia patungo sa inodoro. Hindi nagpatul si Anastasia. Sa halip pinilit niyang pigilan ang pagluha at pilit na hindi tumanggi. Hindi ko na kayo kailangan patulan. Baka makahanap ako ng sagot sa mga tanong ko sa labas ng bahay na to. Hindi nagtagal, nalamig siya sa panibagong pang-aaway na ito at ang pagkabigo sa sitwasyon. Ang tanging naiisip niya ay ang pagkakahiwalay sa mga taong ito at ang paghahanap ng kanyang tunay na pagkatao. Nakita ni Anastasia ang sarili sa salamin sa banyo. Ang tinig ni Mami Clara at Rhea ay tila umaabot sa kanya mula sa labas. Ang pagkakaalam niya ay hindi na siya mapapalaya sa kanilang mga kamay. Hindi niya iniwan ang kanyang sarili na mawala ng pag-asa. Lahat ng ito, kahit gaano kabigat, ay hindi niya ipagpapalit ang kanyang desisyon na manatili sa bahay na ito. Muling dumating si Mami Clara at sinadyang ipagsiksikan si Anastasia sa kainan. Anastasia, tumigil ka na sa kakapilit mong manatili rito! Bulyaw ni Mami Clara, halatang nagagalit. Kung hindi mo gustong makinig sa amin, umalis ka na! Hindi ko na kailangan pang umalis. Sagot ni Anastasia na hindi mo mawari kung gaano siya kasigurado. May karapatan ako na manatili rito. Hindi ako aalis hanggang hindi ko nalalaman ang tunay na dahilan ng pagkatawag sa akin na anak ni Miss Leia. Oh talaga? Kaya pala may kakayahan kang magmatigas? Pang-aasar ni Rhea na nakaupo sa tabi ni Mami Clara. Hindi mo ba alam na wala kang puwang dito? Lahat ng ito'y para sa iyong kapakinabangan. Kaya wag mong ipilit ang sarili mo. Nandito ako hindi para sumagot sa mga tanong niyo. Tugon ni Anastasia na sinusubukang manatiling kalmado. Nandito ako dahil gusto kong malaman ang mga sagot sa mga tanong ko. Hindi para makipag-away sa inyo. Tama na! Sigaw ni Mami Clara na kinakaladkad siya palabas ng bahay. Alam mo, hindi mo na kami kailangan pagsalitaan. Kung ayaw mong umalis, hindi ka nabibigyan ng pagkakataon na sumama pa. Huwag mong gawing madali ang desisyon ko, Mami Clara. Ahayag ni Anastasia habang patuloy niyang ipinaglalaban ang kanyang posisyon. Baka hindi mo rin alam ang pinapasok mo. Hindi ka namin kailangan dito! Bulyaw ni Mami Clara na nagbigay ng senyas kay Rhea na maghanda sa pag-aalis. Sana marinig mo na hindi ka namin kailangan. At hindi rin namin kailangan ng presensya mo. Hindi ako aalis. Sagot ni Anastasia na tinitigan si Mami Clara ng matalim. Kahit anong gawin mo, hindi ako aalis. Tumingin si Mami Clara sa kanya nang may pagkasuklam. Sige, manatili ka rito. Pero kung magtatagal ka pa, baka mas lalo kang mawala ng pag-asa. Huwag mong kalimutan ikaw lang ang magdadala ng sarili mong pagkasira. Okay lang sa akin kung ano man ang mangyari. Sabi ni Anastasia na nagpapatuloy na nakatayo sa lugar. Hindi ako aalis agad, hindi ko nalalaman ang lahat ng kailangan kong malaman. Nakakaawa ka naman, Anastasia.
Sabi ni Mami Clara na tila nawawala ng pag-asa. Hindi mo ba naiintindihan na hindi mo na kami kailangan? Bakit mo ipipilit ang sarili mo dito? Nakita ni Anastasia na hindi nagbago ang desisyon ni Mami Clara. Sinasadya na talaga nitong gawing mahirap ang buhay niya. Kahit na pinipilit niyang bumalik sa kanyang kwarto, ang mga pangungutya at pangaalipusta mula sa mga ito ay tila walang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpa siya si Anastasia na hindi pa rin siya aalis. Pinili niyang manatili at ipaglaban ang kanyang karapatan at ang kanyang sarili. Ang tanging kailangan niya ay malaman ang tunay na katotohanan at makamit ang kanyang mga layunin kahit anuman ang mangyari. I am pretty sure that's our daughter, bungad ni Leia sa asawa. Love, maghulos dili ka. It's impossible na sa laki ng Pilipinas makikita ka agad natin yung anak natin na matagal na nating iniwan sa bahay ng iba. It's impossible to see Anastasia. Paliwanag ng asawang lalaki. Hindi mo ba naiintindihan? Ang dami ng pagkakataon na tumatawag siya sa atin. Tapos nagalit ka lang dahil nag-aalala ko. Sagot ni Leia na nagsasalita sa tono ng pagkabigo. Gusto mo ba talaga magpanggap na wala tayong kinalaman dito? Ano bang gusto mong mangyari? Balik na lang tayo sa dati? Wala tayong pakialam kahit na sinasaktan niya ang sarili niya sa pag-aalala natin? Tanong ni Yuan, halatang napuno na. Gusto mo bang sabihin na okay lang na hindi natin siya alagaan? Na okay lang na iwan siya sa ganitong kalagayan? Hindi ba't ikaw mismong nagpa siya na iwan siya dahil sa mga dahilan na wala namang kabuluhan? Umapila si Leia, naiiyak sa galit. Hindi mo ba naiisip na tayo rin ang naaapektuhan? Sa ginawa nating ito, may mga bagay tayong isinakripisyo. Mga pangarap na nawasak. Hindi lang naman ikaw ang may pakialam sa anak natin, Leia. Sigaw ni Yuan na unti-unting nawawalan ng pasensya. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Walang pakialam sa mga pinagdaraanan ni Anastasia. Huwag mong gawing excuse sa mga personal na issue mo para hindi natin siya tulungan. Sagot ni Leia. Ang tinig niya ay puno ng sakit. Paano mo nasabi yun? Lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin. Para sa'yo. Pagtatanggol ng asawang lalaki, ngunit tila walang epekto. Bakit kailangan mong patagilid ang lahat? Naisip mo ba ang lahat ng sakripisyo mo ay hindi matutumbasan ang sakit na nararamdaman ng anak natin? Ang pangako mong aalagaan siya, hindi mo ba naaalala? Ngayon iniwan mo siya sa sitwasyong wala tayong pakialam. Umiiyak na sagot ni Leia. Hindi mo ba naiintindihan na ito ang ating paraan para makapag-move on tayo? Na baka sa pag-alis natin makahanap siya ng mas mabuting buhay. Tugon nito, subalit tila nagdadalawang isip pa rin. Kung ang ibig mong sabihin ay mag-move on tayo sa paminsan-minsan na kakulangan sa loob ng pamilya natin, wala na akong maaasahan pa sa'yo. Malakas na sagot ni Leia, tila nawawala na ang pasensya. Nagpatuloy ang kanilang sigawan, bawat isa'y naglalabas ng sama ng loob. Ang mga pangako at pangarap na minsan nilang pinagsaluhan ay tila naglaho sa hangin. Sa gitna ng pag-aaway na ito, natapos ang lahat sa isang huling desisyon, ang maglakad palayo si Leia. Dala ang bigat ng kanyang puso at pag-aalala, sa gitna ng mga hindi pagkakaintindihan. Ma, what's our plan? Talagang hindi natin mapapaalis yung Anastasia na yun sa pamamahay na to eh. Sigaw ni Rhea na abala sa pag-aayos ng itsura, sumagot si Mami Clara. There's gonna be a huge event tonight. At sisiguraduhin nating mapapahiya yung babae na yan. Ani nito. What do you mean by that? Birthday celebration ni Daddy Oscar, Mom? Tanong nito. Exactly. Sagot ni Mami Clara. Magkakaroon ng malaking event sa birthday celebration ni Daddy Oscar. At itong tamang pagkakataon para mapakita sa lahat kung gaano ka-dysfunctional ang anak-anakan niya, Rhea. Paano natin gagawin yun, Mom? Tanong ni Rhea habang nag-a-adjust ng kanyang outfit sa harap ng salamin. Simple lang, sabi ni Mami Clara, may ngiti sa kanyang labi. Kailangan nating ipakita sa lahat na hindi siya karapat-dapat sa lugar na ito. Paghuhubarin natin siya ng kanyang dignity sa pamamagitan ng mga plano natin. Anong plano natin? Tanong ni Rhea na tila nagiging interesado sa ideya ng kanyang ina. Bubusisiin natin ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. At ipapakalat natin ito sa mga bisita. Mag-iimbento tayo ng mga kwento. Mga kasinungalingan na magdadala sa kanya sa sitwasyong hindi na siya makakaalis ng dignidad.
Paliwanag ni Mami Clara, naglalagay ng diin sa bawat salita. Ano bang klaseng kwento? Tanong ni Rhea na nagsimula ng mag-isip ng mga detalye. Maglabas tayo ng mga akusasyon na si Anastasia ay isang pabigat sa lahat. Ipapakalat natin na siya'y laging nagdudulot ng problema at hindi marunong magpasalamat sa lahat ng ginagawa ng pamilya para sa kanya. Ipapakita natin na ang pagiging kasali niya sa celebration na ito ay isang kabiguan sa lahat. Sabi ni Mami Clara na may halong kasiyahan sa kanyang mga mata. Hindi mo ba iniisip na baka may mga tao na makakita sa plano natin at makita kung sino talaga tayo? Tanong ni Rhea, medyo nag-aalala. Hindi mo ba alam? Lahat ng mga tao sa party na ito ay mga kaibigan natin. Kung may mangyaring hindi maganda, siguradong mas iisipin nilang may kasalanan si Anastasia kaysa sa atin. At saka may mga paraan pa tayo para mapanatiling lihim ang detalye ng plano natin. Sagot ni Mami Clara na tila nagmamasid sa sitwasyon. Sigurado ako na hindi na makakaligtas si Anastasia sa plano natin. At kung may mangyaring hindi maganda, wala tayong dapat ikabahala dahil ang lahat ng pananaw ng mga tao ay magiging laban sa kanya. Sabi ni Rhea na tila nagsasaya sa ideya ng pagbaluktot ng katotohanan. Tama pang katiyak ka, anak ko, sabi ni Mami Clara. Basta't i-coordinate natin lahat ng mga detalye at tiyakin na ang lahat ng mangyayari ay magiging ayon sa plano. Pagkatapos ng gabing yun, siguradong wala nang makakapigil sa atin na ilabas si Anastasia sa buhay natin. Ngunit sa kabila ng kanilang plano, may pangambang naglalaro sa isipan ni Rhea. Hindi ba't may posibilidad na ang kanilang mga aksyon ay magdulot ng mas malalim na sakit at pagkawasak sa buhay ng isang tao na hindi naman nila tunay na nauunawaan? Pero ang kanilang determinasyon na mapanatili ang kanilang kontrol ay tila mas malakas sa kanilang mga konsensya. Ilang oras nang nakalipas, nagtataka pa rin si Rhea dahil sa tila hindi na matutuloy ang plano nito. Nag-init pa ang ulo niya nang makitang kasama ni Anastasia si Jade, ang lalaking ubod niyang gusto. Enjoy yourself, Anastasia. Sisiguraduhin kong masisira ka ngayong gabi. Ani ni Rhea at sinimulan niyang iset up ang sarili niyang plano. Ang paglalabas ng edited video ni Anastasia na may kaniig na lalaki. Sa gitna ng masayang pagtitipon, biglang nagdimang mga ilaw. At isang video ang pinalabas sa malaking screen. Nagulat ang lahat ng makitang isang babae sa video na tila nakikipagniig sa isang lalaki. May mga pabulong na nagsimula sa paligid. Naging malinaw na ang babae sa video ay walang iba kundi si Anastasia. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at bawat pares ng matay nakatutok sa kanya. Ano to? Malakas na tanong ni Daddy Oscar habang nakatingin kay Anastasia. Kitang-kitang galit at kahihiyan sa kanyang mukha. Daddy, hindi ako yan. Wala akong kinalaman dyan. Umiiyak na sigaw ni Anastasia habang pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Paniwalaan niyo po ako. Pero parang hindi naririnig ni Daddy Oscar ang kanyang mga salita. Hindi ka pa ba kontento sa lahat ng kahihiyang ibinibigay mo sa akin? Ngayon pati buong pamilya natin dinadala mo sa kahihiyan. Mabilis ang pangyayari. Hindi man lang nagdalawang isip si Daddy Oscar. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Anastasia na narinig ng lahat sa silid. Tumahimik ang paligid at narinig ang panginginig ng tinig ni Anastasia habang patuloy na dumadaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Daddy, please! Halos hindi na makahinga sa sobrang sakit at lungkot si Anastasia. Hindi ako yan! Hindi ko kayang gawin yan! Nagpupuyo sa galit si Daddy Oscar ngunit sa kabila ng lahat, hindi maiwasang makaramdam ng lungkot si Jade para kay Anastasia. Lumapit siya at hinawakan si Anastasia sa balikat. Anastasia, alam kong hindi ikaw yan. Hindi ko kayang paniwalaan ang video na to dahil kilala kita. Hindi mo magagawa ang ganito. Mahina at may pagkalingang sinabi ni Jade habang pinupunasan ang luha ni Anastasia. Ngunit si Rhea na nakatayo sa isang sulok ay palihim na nagtatagumpay sa kanyang plano. Nakangisi siya habang nakikita ang pagkawasak ni Anastasia. Jade, huwag mo kong iiwan. Nagsusumamo si Anastasia habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hinigpitan ni Jade ang hawak sa kanya at mahinang binulong. Hindi kita iiwan, Anastasia. Hahanapin natin ang katotohanan. Lalabas din kung sino talagang nasa likod nito. Sa puntong yun na puno na ng emosyon si Daddy Oscar, nakita niyang pagsusumamo sa mga mata ng kanyang anak. Pero patuloy ang kanyang pagtanggi. Kahit ano pang sabihin mo, ang kahihiyan na ito ay hindi mo na mabubura. Pero Dad, kailangan mo maniwala sa akin.
Muling sigaw ni Anastasia habang hinawakan ang braso ng kanyang ama. Huwag mong hayaan na ang isang kasinungalingan ang magwasak sa atin. Ilang saglit pa hindi na nakayanan ni Anastasia ang bigat ng sitwasyon at tuluyang bumagsak sa sahig. Nanginginig sa sobrang pagkabigo, lumuhod si Jade sa tabi niya. Hawak-hawak pa rin ang kanyang kamay. Anastasia, tatayo tayo, laban dito. Lalaban tayo at ipapakita natin sa lahat ng katotohanan. Mariing sabi ni Jade, puno ng determinasyon. Tumango si Anastasia kahit na puno pa rin ng takot at pag-aalinlangan ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat nandoon pa rin si Rhea, nakatago sa anino ng kanyang tagumpay. Nakangisi habang nagmamasid. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ngunit hindi niya alam na nagsisimula na ang laban na hindi niya inaasahan. Hating gabi na natapos ang katuwaan habang si Anastasia ay hindi matigil sa kakaiyak. Lumabas siya sa gate at doon umupo, kay dilim ng paligid. Natatakot man, ang maganda ay sobrang tahimik siyang nakakapag-isip. What kind of life is this? All I want is to be loved. Bulong nito sa sarili. Napatigil siya sa pagdadrama nang may pumarang sasakyan sa harap niya. Sa takot ay tatakbo sana siya ngunit bumaba ito at tinawag siya. Anastasia? Tawag nito. Nilingon niya ito at tila pumanatag ang loob niya nang makita niya ito. Si Miss Leia, na itinuring na niyang ina. Dumako ang tingin niya sa kasama nito, marahil ay asawa nito. Nang makita ni Anastasia si Miss Leia, tila nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tumayo siya mula sa kinauupuan at pilit pinipigil ang mga luhang tila ayaw tumigil sa pagpatak. Miss Leia, bakit kayo nandito? Tanong ni Anastasia habang hinihikayat ang sarili na huwag bumigay sa emosyon. Lumapit si Miss Leia, tila nag-aalangan. Ngunit sa huli huminga ng malalim at nilapitan si Anastasia. Anak, kailangan nating mag-usap. Anak? Muling tanong ni Anastasia, tila naguguluhan. Hindi niyo ako anak, Miss Leia. Hindi niyo ako kilala. Nakita ni Leia ang sakit sa mga mata ni Anastasia, kaya't sumandal siya sa upuan na nasa malapit. Nag-isip ng mga tamang salita bago siya nagsalita muli. Alam ko hindi ako ang tumayong ina mo. Pero matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. Humigpit ang kapit ni Anastasia sa kanyang braso, tila inihahanda ang sarili sa mga susunod na sasabihin ni Leia. Nung bata ka pa, iniwan kita sa labas ng bahay nila, Oscar. Pabulong na sabi ni Leia at agad na nagdulot ng katahimikan ang kanyang mga salita. Matagal na kitang hinahanap, Anastasia. Ikaw ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia sa narinig. Ano? Halos hindi siya makapaniwala. Bakit mo ako iniwan? Sigaw niya, puno ng galit at paggabigo ang bawat salitang binitawan niya. Hindi ko kinusto, Anastasia. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Wala akong magawa noong mga oras na yon. Dumaloy ang mga luha sa mga mata ni Leia. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo ako binalikan? Alam mo bang buong buhay ko? Pakiramdam ko hindi ako kasali sa pamilyang ito. Hindi ako tunay na anak ni Daddy Oscar. Dito na bumuhos ang mga taon ng pagkukubli ni Anastasia ng kanyang sekreto. Alam ko, Miss Leia. Alam kong hindi ako anak ni Daddy Oscar. Alam ko noon pa. Gulat at lungkot ang bumalot sa mukha ni Leia. Anastasia. Nanginginig na sambit nito. Akala mo ba madali para sa akin ang magpanggap? Na parang wala akong alam. Pero alam ko lahat. Alam ko na hindi ako bahagi ng pamilyang ito. Sigaw ni Anastasia. Wala nang pagpipigil ang kanyang damdamin. Si Leia kasama ang kanyang asawa ay hindi na rin mapigilan ng pag-iyak. Patawarin mo ako, anak ko. Pagsusumamo ni Leia. Anak? Huminga ng malalim si Anastasia. Halos mabaliw sa sakit. Paano mo nasabing anak mo ako? Iniwan mo ako. Binaliwala mo ako. Humakbang si Leia palapit kay Anastasia ngunit umatras ito. Pilit na iniiwasan ng inaakalang ina. Anastasia, hindi ko ginusto ang mga nangyari. Mahal na mahal kita. Mahal? Malakas na sigaw ni Anastasia puno ng pagdududa. Kung mahal mo ako, bakit mo ako iniwan? Bakit hinayaan mong lumaki ako sa isang pamilyang hindi ko naman tunay na pamilya? Si Leia na halos hindi na makapagsalita dahil sa emosyon, ay pilit na lumuhod sa harap ni Anastasia. Alam kong walang kahit anong salita ang makakabawi sa mga pagkakamali ko.
Pero anak, nagawa ko yun dahil akala ko mas makakabuti ito para sa'yo. Para sa akin? Tila may galit at pangungutya sa boses ni Anastasia. Bakit hindi mo ako tinanong kung anong mas makakabuti para sa akin? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung gaano ako naghihirap. Niyakap ni Leia ang sarili. Tila sinisisi ang lahat ng desisyon na nagawa niya noon. Anastasia, bigyan mo ako ng pagkakataon. Totoo akong ina mo. Gusto kong itama ang mga pagkakamali. Nag-aalinlangan si Anastasia. Ang galit at sakit sa puso niya ay tila humahalo sa pagkalito. Hindi ko alam, Miss Leia. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. At sa gabing yun, sa ilalim ng madilim na langit, ay tila walang sapat na sagot o paliwanag na kayang magpagaling sa sugat ang puso. Kinabukasan, mas magaan ang pakiramdam ni Anastasia kahit papano. Ngunit nasa isipan pa rin niyang mga revelasyon mula sa nakaraang gabi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong impormasyon tungkol kay Leia at ang kanyang tunay na pinagmulan. Ngunit sa araw na yun, kailangan niya mag-focus. May trabaho siyang kailangang pasukan. Habang naglalakad papunta sa opisina, suot ang kanyang paboritong blazer. Biglang naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Agad siyang lumingon at nakita si Jade, nakangiti at halatang kinakabahan. Anastasia! Tawag ni Jade. Nilapitan siya habang pilit na pinananatili ang ngiti sa kanyang muka. Jade, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Anastasia. Bahagyang nagulat ngunit natuwa na makita ang kaibigan. Hindi ba't may pasok ka rin sa opisina? Meron, pero gusto kitang sabayan. Sagot ni Jade. Tila may mabigat na gusto niyang sabihin. Nakita ni Anastasia ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Jade, kaya naman nagtanong siya. May problema ba, Jade? Mukhang may gusto kang sabihin. Huminga ng malalim si Jade. Tila nag-iipon ang lakas ng loob. Anastasia, may matagal na akong gustong aminin sa'yo. Alam kong hindi ito ang tamang panahon, lalo na sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero hindi ko na kaya pang itago. Nagulat si Anastasia sa biglang pagbabago ng tono ni Jade. Ano yun? Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Jade ng diretso sa mga mata ni Anastasia. Halatang ninenervyos ngunit determinado. May gusto ako sa'yo, Anastasia. Matagal na. Napahinto si Anastasia sa kanyang mga hakbang. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yun mula kay Jade. Ang matalik niyang kaibigan na lagi nandyan para sa kanya sa mga mahirap na pagkakataon. Hindi niya alam kung paano magre-react. Jade, seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Sagot ni Jade. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Hindi lang bilang kaibigan. Gusto kong ipakita sa'yo na mahal kita. Higit pa sa kaibigan. Naguguluhan si Anastasia. Ang dami nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Ang pagkakatuklas na hindi siya tunay na anak ni Oscar. Ang pag-amin ni Leia bilang kanyang tunay na ina. At ngayon ay ang pag-amin ng damdamin ni Jade. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Jade. Gusto niyang maging patas dito. Pero sa puntong yun, hindi siya sigurado kung kaya niyang harapin ang isa pang komplikasyon. Jade, hindi ko alam. Sagot ni Anastasia, nag-iisip kung ano ang tamang sabihin. Ang dami kong iniisip ngayon. Alam mo yun, di ba? Hindi ako sigurado kung kaya kong sagutin ang nararamdaman mo sa ngayon. Tumango si Jade. Kahit may bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Naiintindihan ko, Anastasia. Hindi ko rin naman ine-expect na may isasagot ka agad. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako, kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Tumingin si Anastasia kay Jade. Naramdaman niya ang tapat na damdamin ng kanyang kaibigan. Kahit hindi niya alam kung paano sasagutin ang nararamdaman ni Jade sa ngayon, ramdam niyang pasasalamat sa pagkakaroon ng isang taong handang sumuporta sa kanya. Salamat, Jade. Sabi ni Anastasia, ngumingiti ng bahagya. Hindi ko man masagot ang nararamdaman mo ngayon pero mahalaga sa akin na nandyan ka. Kailangan ko muna ayusin ang sarili ko bago ako makapagdesisyon. At sa mga oras na yon, habang magkasabay silang naglakad patungo sa kanilang mga trabaho, parehong tahimik ngunit nagkakaintindihan. Alam ni Anastasia na may isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Isang pagmamahal na handang maghintay hanggang sa handa na rin siyang magpatawad at magmahal muli. Pagdating ng break time, ramdam ni Anastasia ang pagod, hindi lang physical kundi pati na rin emosyonal.
Ang bigat ng mga bagong revelasyon sa buhay niya ay nakapasan sa balikat niya buong umaga. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, napansin niyang may nakaupo sa isang bench malapit sa entrance. Si Jade, nakangiti at kumakaway. "Inantay mo ko?" tanong ni Anastasia habang nilapitan si Jade. Hindi niya maiwasang mapangiti kahit pa naguguluhan ang kanyang isipan. "Of course, wala namang masyadong ginagawa sa opisina, kaya naisip kong hintayin ka para sabay tayong mag-coffee." Sagot ni Jade, tumayo ito at inalok ang kanyang braso. Tila sinasadyang gawing magaan ang sitwasyon. Pilit nang umiti si Anastasia. "Okay, let's go. I could use a coffee break." Magkasabay silang naglakad patungo sa coffee shop sa tapat ng opisina. Pagdating doon, umorder sila ng kanilang paboritong inumin at naupo sa isang sulok na tahimik. Habang humihigop si Anastasia ng kape, napansin ni Jade na tila may malalim na iniisip ang kaibigan. "Anong tumatakbo sa isip mo, Anastasia?" tanong ni Jade na may halong pag-aalala sa boses. Napabuntong hininga si Anastasia at inilapag ang tasa ng kape. "Ang dami, Jade. Sobrang dami. Ang nanay na akala kong wala na. Si Miss Leia pala. Siya ang tunay kong ina." Nagulat si Jade ngunit hindi nagpakita ng labis na reaksyon. "Talaga? Kaya pala kahapon mukhang sobrang bigat ng loob mo. Paano mo nalaman?" "Yung mga sinabi niya kagabi. Lahat ng mga detalye, Jade. Alam ko na noon pa na hindi ako tunay na anak ni Daddy Oscar. Pero hindi ko ina-expect na si Miss Leia. Siya palang nang iwan sa akin sa gate nila, Daddy." Sagot ni Anastasia, bakas ang kalituhan at sakit sa kanyang mga mata. "Bakit niya ako iniwan? Bakit hindi niya ako kinuha noon?" Tahimik na nakinig si Jade habang ipinapaliwanag ni Anastasia ang mga detalye ng nalaman niya. Hinayaan niyang mailabas ng kaibigan ang lahat ng emosyon nito bago siya nagsalita. "Alam mo, Anastasia, minsan ang mga magulang natin, kahit gaano pa nila tayo kamahal, may mga dahilan sila na hindi natin agad maiintindihan. Siguro, si Miss Leia, may rason kung bakit niya ginawa yun noon. Mahirap mag-judge nang hindi natin alam ang buong kwento. Pero ang sakit, Jade. Ang sakit isipin na all this time, iniwan ako ng tunay kong ina. Ang dami kong pinagdaanan sa pamilya nila, Daddy Oscar, yung mga ginawa ni Mami Clara at ni Reyes sa akin. Tapos, sa huli, parang hindi ko naman talaga sila kaano-ano." Hinawakan ni Jade ang kamay ni Anastasia. "Alam ko, hindi madali ang lahat ng yan. Pero ngayon na alam mo na ang totoo, may pagkakataon ka para ayusin ito. Kung si Miss Leia ang tunay mong ina, baka naman may pagkakataon na mapatawad siya at malaman mo kung bakit nangyari ang lahat." Napatingin si Anastasia sa kaibigan. Naluha ang mga mata. "Hindi ko alam kung kaya kong patawarin siya, Jade. Ang hirap. Parang ang dami kong tanong. Pero hindi ko alam kung gusto ko pang malaman ang mga sagot." Ngumiti si Jade, puno ng malasakit. "Walang masama sa pagdadalawang isip. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Hindi ka rin nag-iisa sa laban na to. May mga taong nagmamahal sa'yo. Ako, si Miss Leia, kahit si Daddy Oscar, hindi ka nila iiwanan." Napabuntong hininga si Anastasia. Ngunit sa pagkakataong yun, ramdam niya ang bahagyang ginhawa mula sa mga salita ni Jade. Hindi lahat ng tanong ay may sagot agad. Pero sapat na para sa kanya na alam niyang may isang tao na handang sumuporta. "Salamat, Jade," bulong ni Anastasia habang pinupunas ang kanyang mga luha. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." "Sabi ko naman sa'yo, hindi kita iiwan, di ba?" Sagot ni Jade, sabay kinda. "Kahit saan, kahit kailan, nandito lang ako." Magaan ang usapan nila hanggang sa matapos ang break time. Sa kabila ng mga alalahanin, alam ni Anastasia na may panahon pa upang ayusin ang lahat. At kasama niya si Jade sa bawat takbang ng kanyang mga pagsubok. Isang linggong nakalipas, may mga bagay na napagtanto si Anastasia. Tama nga naman si Jade, hindi naman niya pwedeng isisi na lamang ang lahat sa kanyang mga magulang dahil hindi naman niya naranasan ang mga paghihirap nito noon. Bagaman nahirapan din siya at nangulila, hindi naman na siya bata para ipagmukmok pa ito. Nasa tamang edad na siya para unawain na lamang ang mga tunay na magulang. Habang nakatulalang nagdidilig ng halaman ay may naramdaman siyang papalapit sa likuran niya. Inunahan niya na ito ng pagharap at pagkakita niya ay agad siyang binuhusan ng orange juice na dala ni Mami Clara niya. "Did you steal my watch? Ang kapal talaga ng mukha mong magnakaw sa kabila ng mga ginawa ng pamilya na to sa'yo." Ani nito at di pa nagpaawat. Sinampal pa siya. Nagulat si Anastasia sa biglang pananakit ni Mami Clara. Naramdaman niyang hapdi ng pagkakasampal sa kanyang pisngi.
Agad niyang hinawakan ang kanyang muka. Ngunit hindi niya magawang sumagot. Ang mga mata ni Mami Clara ay puno ng galit at hinanakit. Tila hinahanap nito ang dahilan upang ilabas ang inipon niyang galit kay Anastasia. Akala mo ba makakalusot ka ha? Sigaw ni Mami Clara sabay tadyak sa gilid ng balakang ni Anastasia. Nagpakaawa-awa ka na lang dito. Tapos pag nanakaw ka pa, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka tinanggap dito ni Oscar. Napapikit si Anastasia sa sakit. Ngunit pilit niya nilalabanan ng luha na gustong tumulo. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sumagot. Ngunit alam niyang hindi siya pakikinggan. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Rhea, na mukhang aburido rin. Anong kaguluhan to? Tanong nito ngunit nang makita si Anastasia mabilis ang naging reaksyon niya. So ninakaw mo yung relo ni Mami? Talaga bang walang pagbabago ha? Hindi na nagawang magsalita ni Anastasia nang biglang lumapit si Rhea at tinulungan si Mami Clara sa pananakit. Hinila siya ni Rhea sa buhok, dahilan upang mapaluhod si Anastasia sa sahig. Tilit niyang ipinaglaban ang kanyang sarili, ngunit wala siyang laban sa dalawa. Ano ba, Rhea? Tigilan mo na yan. Hindi ko kinuha yung relo. Wala akong alam. Hindi pa natapos ni Anastasia ang kanyang sasabihin nang muli siyang sinampal ni Mami Clara. Wala kang alam? Sinungaling ka. Dapat sa'yo noon pa kita pinalayas. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Anastasia. At ngayon sumusobra ka na. Patuloy si Rhea sa paghila sa buhok ni Anastasia habang si Mami Clara ay walang tigil sa pagsisigaw at panlalait. Sa loob-loob ni Anastasia, hindi niya lubos maisip kung bakit ganito ang trato sa kanya. Lalo na ngayon na nalaman niyang totoo tungkol kay Rhea, ang kanyang tunay na ina. Pakiramdam niya ay hindi siya tunay na bahagi ng pamilyang ito. Sa gitna ng kanilang gulo, biglang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Oscar kasama si Miss Rhea at ang asawa nito. Agad na napatigil si Mami Clara at Rhea sa kanilang ginagawa nang makita nila si Oscar. Ngunit huli na ang lahat. Kitang-kita nito kung paano nila pinagtulungan si Anastasia. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Oscar. Ang galit sa kanyang boses ay halatang halata. Nakatingin siya kina Mami Clara at Rhea. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Napasandal si Anastasia sa sahig. Humihingal at luhaan. Hindi niya inaasahan na darating si Oscar kasama si Miss Rhea. Lalo pat ngayon ay nahuli silang nananakit sa kanya. Anong ginagawa niyo kay Anastasia? Galit na tanong ni Miss Rhea habang nilapitan ang anak na nasa sahig. Yumuko siya at niyakap si Anastasia. Halatang nag-aalala. Walang ganito, Oscar. Pagtatanggol ni Mami Clara. Ngunit ramdam sa kanyang boses ang kaba. Siyang nagsimula. Ninakaw niya ang relo ko. Hindi totoo yan. Sigaw ni Anastasia. Pilit na pinipigilan ng luha habang yakap-yakap si Miss Rhea. Wala kong kinuha. Sinasakta nila ako, Daddy Oscar. Hindi ko na kaya. Tahimik lang si Oscar. Ngunit kitang-kitang kanyang galit habang tinititigan si Mami Clara at Rhea. Hindi ko mapapayagan ng ganitong klaseng pagtrato kay Anastasia. Mariing sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng poot. Matagal ko nang napapansin na palagi niyong pinagtutulungan ng batang to. At ngayon sapat na. Hindi na ako magbubulag-bulagan. Pero Oscar! Sisimulan sana ni Mami Clara, ngunit itinuro siya ni Oscar. Tumahimik ka, Clara! Hindi mo ba naiisip ang kahihiyan na ginagawa mo? Ang sarili mong anak pinagsasalitaan mo ng ganito? Pati si Rhea tinuruan mo ng masama. Napalunok si Mami Clara habang si Rhea ay nagkukunwaring walang kinalaman sa nangyari. Ngunit alam nilang hindi nila maitatago ang kanilang ginawa. Samantala si Miss Rhea ay tahimik na sinusubukang pakalmahin si Anastasia. Anak, hindi mo kailangang tiisin ang ganito. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Hindi na sila makakapang-abuso pa. Niyakap siya ni Anastasia ng mahigpit. Ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman ay bumuhos sa yakap na yon. Alam niya sa kanyang puso na sa wakas, may kakampi na siya. I won't settle this, Oscar. I am really grateful for what you have done for my daughter. Pero tingnan mo naman, nagtamo ng sugat yung anak ko. Hindi ko kakayanin tiisin yan. Kakasuhan ko sila. Hindi mapakaling ani ni Rhea habang ginagamot ang sugat ni Anastasia. I understand, Rhea, but they're my family. Nag-aalalang sagot naman ni Oscar na kanina pa hindi mapakali dahil hindi niya makontakt si Clara, samantalang si Rhea naman ay panayang iyak sa kwarto nito.
Can I talk to Rhea, ma? Pagpapaalam ni Anastasia, napalingon si Leia at natuwa. For the very first time ay tinawag siyang ina nito. What if saktan ka niya ulit? Hindi pa ba sapat ang mga sugat na natamo mo sa Clara na yon? Pag-aalala nito. Ma, I'm okay. Ngiti nito at pinisil ang mga kamay nito bago tumayo. Pa, I'll be back. Okay lang po bang pagbitin nito sa sasabihin? Okay lang ang alin, anak. Magsabi ka lang. Walang pag-aalin lang ang sagot nito. Okay lang po ba kung sa inyo na ako manirahan? Since I want to live with my own parents. Hindi na natuloy ang sasabihin nito nang yakapin siya ng ina. Oo naman, hindi mo na kailangan pang magpaalam. Dahil sa araw na ito, sa bahay ka natutuloy. Nakausap ko na rin ang Daddy Oscar mo patungkol rito. Kaya walang problema, anak. Ani ni Leia, at tumango naman si Yuan. Salamat po. Humiwalay ito sa yakap saka nagpaalam na tutungo na sa kwarto ni Rhea. Naniniwala siyang sa araw na napatawad niyang magulang niya ay mapapatawad rin niya ang kanyang ate Rhea at magkakasundo sila. Ate, tawag niya rito. What are you doing here? Bungad nito na halatang kakatapos lang umiyak. Tahimik na lumapit si Anastasia sa kama kung saan nakaupo si Rhea. Kitang-kita niyang pamumugto ng mga mata nito. Naupo siya sa gilid ng kama at tinitigan si Rhea na halatang pilit iniiwasan ang kanyang tingin. I just want to talk, ate. Malumanay na sabi ni Anastasia. Hindi ako nandito para makipag-away. Napabuntong hininga si Rhea bago nagsalita. What do you want, Anastasia? Gusto mo ba akong kastiguhin dahil sa ginawa ko? Kung oo, go ahead. I deserve it. Umiiling si Anastasia. Hindi ako ganun, ate. I didn't come here para ipamukha sa'yo mga pagkakamali mo. Gusto ko lang malaman, bakit? Bakit parang galit ka sa'kin mula nang bata pa tayo? Napatingin si Rhea kay Anastasia, halatang nagulat sa tanong. You wouldn't understand. Mahinang sagot ni Rhea, pilit-pilipigilan ng muling pag-agos ng luha. Try me. Ani ni Anastasia puno ng determinasyon. Tahimik muna si Rhea bago nagsimulang magsalita. You don't know what it feels like, Anastasia. Ever since dumating ka sa buhay namin, pakiramdam ko, I was pushed aside. Si Daddy, he treated you like his own. Sometimes better than he treated me. Lahat ng atensyon napunta sa'yo. Natahimik si Anastasia. Iniintindi ang bigat ng sinasabi ni Rhea. I thought you were going to take everything from me, even my family. Patuloy ni Rhea, tinakpan ng kamay ang mukha. Kaya ako naging ganito. Hindi ko kayang makita na ikaw ang mahalaga sa kanila. Tapos ako? Ako parang wala. Naramdaman ni Anastasia ang sakit sa boses ni Rhea. At kahit pa nasaktan siya sa mga nakaraang taon, naiintindihan niya ngayon ang pinagmulan ng lahat ng ito. I'm sorry, ate, sabi ni Anastasia. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam na ganitong nararamdaman mo. Hindi ko ginusto na maging dahilan ng sakit mo. I never wanted to take your place. Tumingin si Rhea kay Anastasia. Tila nagtataka sa sinseridad ng kapatid. Pero hindi mo rin alam ang pakiramdam ng isang taong palaging nasa gilid, palaging ikukumpara, palaging may hinahanap na hindi niya maibigay. I do, ate, sagot ni Anastasia at sa pagkakataong ito umiiyak na siya. Alam ko ang pakiramdam ng hindi ka tanggap. Alam ko ang pakiramdam ng palaging may hinahanap sa'yo na hindi mo kayang ibigay. Dahil yun ang naramdaman ko dito. Nagulat si Rhea sa sinabi ni Anastasia. Tila ngayon lang niya naintindihan ang sakit na pinagdaanan ng kapatid. I just wanted to belong. Patuloy ni Anastasia habang pinupunasan ang kanyang luha. I just wanted to be part of this family. Pero kung sa tingin mo'y kinuha ko lahat mula sa'yo, patawad ate. Wala kong intensyon na gawing ganon. Tahimik si Rhea. Tila nagmumuni-muni sa lahat ng narinig. Tumayo siya mula sa kama at humarap kay Anastasia. Halatang may bumabagabag sa kanya. Anastasia, mabagal na sabi ni Rhea. I'm sorry too, sa lahat ng mga taon na pinahirapan kita, sa lahat ng galit at inggit na ipinakita ko sa'yo. Hindi ko alam na ganito rin palang nararamdaman mo. I was so blinded by my own insecurities. Napatingin si Anastasia kay Rhea na ngayon ay umiiyak na rin. Can you forgive me?
Mahinang tanong ni Rhea, puno ng pagsisisi. Of course, ate. Sagot ni Anastasia at biglang niyakap si Rhea. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Gusto ko lang na maging okay tayo. Na maging tunay na magkapatid. Yumakap din si Rhea pabalik at sa unang pagkakataon naramdaman ni Anastasia ang tunay na kapatid sa yakap na yon. Pareho silang humihikbe ngunit sa bawat luha na tumutuloy unti-unting natutunaw ang pader na humaharang sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Matapos ang ilang sandali humiwalay si Rhea at tumingin kay Anastasia. Bakit parang napakabait mo pa rin sa akin? Sa dami ng ginawa kong masama, bakit hindi mo ako sinukuan? Ngumiti si Anastasia. Dahil pamilya tayo ate, at kahit ano pang mangyari, pamilya ang laging nandyan. Napatitig si Rhea kay Anastasia, at sa pagkakataong ito naramdaman niyang tunay niyang kapatid ang kaharap niya. Thank you, Anastasia. Hindi ko na alam kung paano magsisimula, pero gusto kong magbago, gusto kong bumawi. May panahon pa ate, hindi pa huli ang lahat. Sagot ni Anastasia habang pinupunasan ang luha ni Rhea. Simula ngayon, magsisimula tayo ulit. Magkakasundo tayo. At sa oras na yon, sa kabila ng mga sugat at luha, natagpuan ang dalawang kanilang daan tungo sa pagpapatawad at tunay na pagmamahal bilang magkapatid. Isang taon ang nakalipas mula nang mahuli si Clara at makasuhan sa injuries na natamo ni Anastasia. At lumabas rin sa investigasyon na gumagamit ito ng mga ipinagbabawal at ibinebenta. Kaya patong-patong na ang mga kaso nito. Sa kabilang banda, kabado naman si Anastasia dahil ito ang araw ng pagpapakasal niya sa kasintahang si Jade. You look beautiful! Papuri sa kanya ni Rhea kasama ang kasintahan itong kaibigan ni Jade. Thank you ate. Actually kinakabahan ako. What if something goes wrong? Pag-aalala nito. Akong bahala, marami na akong pinaset up na guard here sa location ng wedding mo. Ani nito at niyakap siya para iparamdam na ligtas siya. Habang niyayakap ni Rhea si Anastasia, naramdaman ni Anastasia ang pagkalma ng kanyang dibdib. Totoo, kabado siya. Pero ang suporta ng mga mahal niya sa buhay lalo ng kanyang kapatid ay nagbibigay ng lakas sa kanya. Salamat ate, I really appreciate everything. Bulong ni Anastasia, kumawala siya sa yakap at ngumiti. Nakatingin sa salamin habang inaayos ang kanyang belo. This is it, ha? Magpapakasal na ako. Yes, sis. And you deserve every bit of happiness. Ani ni Rhea, inahaplos ang kanyang balikat. Alam ko na dumaan ka sa maraming pagsubok. Pero tingnan mo kung nasan ka na ngayon. You're marrying someone who truly loves you. Sa labas ng silid, narinig na nilang tugtog ng organ. Nahudyat ng pagsisimula ng seremonya, tumayo si Anastasia. Ninamnam ang bawat sandali, hanggang sa maglakad na siya patungo sa simbahan hawak ang kamay ng kanyang ama, si Oscar. Sa harap ng altar, si Jade ay nakatayo. Nakaayos sa kanyang simpleng ngunit eleganteng tuxedo. Ang kanyang mga matay puno ng emosyon habang tinitingnan si Anastasia na naglalakad papalapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Jade na sa wakas ay darating ang araw na ito, ang araw na magiging mag-asawa na sila. Pagdating ni Anastasia sa altar, maingat siyang hinawakan ni Jade sa kamay at bulong nito. You're perfect. I can't believe I'm about to marry the woman I love the most. Ngumiti si Anastasia, pinipigilan ang luhang gustong tumulo. I can't believe it either. This feels like a dream. Dumating na ang pare at nagsimula ang seremonya. Matapos ang ilang mga dasal at pagbasa ng kasulatan, nagsimula na ang vows. Jade, simulang sabi ni Anastasia na halatang kinakabahan ngunit puno ng pagmamahal. You came into my life during a time when I didn't know if I could trust anyone. You showed me what love really means. Sacrifice, patience, and understanding. I'm grateful for every moment we've shared. Even the tough ones, because they made us stronger. I promise to love you, to stand by you, and to be your partner in everything, forever. Lumalim ang emosyon sa mga mata ni Jade at nang siya nang magsalita tila nahirapan siyang maghanap ng tamang mga salita. Anastasia, sabi niya, medyo nanginginig ang boses. You taught me the meaning of love. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin, pinili mong manatili. You never gave up on us, on me. I promise to love you, to be your strength when you need it, and to always choose you no matter what. I love you more than words can say. And I can't wait to spend the rest of my life with you. Pagkatapos ng vows, nagsalita ang pare.
Ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga saksi, inihahayag ko kayong mag-asawa. You may now kiss the bride. Tumigil ang mundo para kina Anastasia at Jade. Marahan niyang iniangat ang belo ni Anastasia. At sa pagkakataong yun, hinalikan niya ang kanyang nobya, ang kanyang asawa, habang nagsisigawan at pumapalakpak ang lahat. Sa reception, habang naghihintay ang lahat na magsimula ang kainan, nagkaroon ng sandali ang dalawa sa isang tabi ng garden, kung saan kumikislap ang mga ilaw na parang mga bituin sa gabi. Finally, sabi ni Jade, yakap-yakap si Anastasia habang nakatayo sila sa ilalim ng mga puno. We're married. Yeah, ani ni Anastasia, nakangiti. Hindi ko akalain na aabot tayo dito, Jade. Ang dami natin pinagdaanan pero nandito pa rin tayo. That's because we fought for this. Sabi ni Jade, masuyo siyang tinitingnan. And I will continue to fight for us, always. Hinawakan ni Anastasia ang kamay ni Jade at sa mahinang boses sinabi niya, Jade, ikaw ang naging dahilan ng mga ngiti ko nitong mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. You complete me in ways I can't even explain. That's exactly how I feel. Sagot ni Jade. And I'll never stop proving to you how much I love you. Sa isang sulok ng reception, lumapit si Rhea kay Anastasia, dala ang isang maliit na kahon. Annie, tawag nito, ginamit ang palayaw ng kapatid mula pagkabata. I have something for you. Binuksan ni Anastasia ang kahon at laking gulat niya nang makitang isang bracelet na minsan niyang nakitang suot ni Rhea noong bata pa sila. Ate, this is your favorite bracelet. Yes, sabi ni Rhea na may maliit na ngiti. I want you to have it. It's a symbol of how much I've changed. Gusto kong magpatawad at magmahal. At ikaw ang nagsilbing inspirasyon ko para gawin yun. Tears welled up in Anastasia's eyes. Ate, thank you. This means so much to me. No, Anastasia, thank you for never giving up on me. Niyakap ni Anastasia si Rhea ng mahigpit at sa sandaling yun, alam niyang tunay nang napatawad ang lahat ng sugat ng nakaraan. Dito na po nagtatapos ang pagmamahala na pinagtibay ang samahan ng isang pamilya, kasintahan at iba pang mahal sa buhay.